Unang Samuel. Ang kapanganakan ni Samuel. Unang Kabanata. May isang lalaking mula sa angkan ni Suf na ang pangalan ay Elkana. Nakatira siya sa Rama sa maburol na lupain ng Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu na anak ni Suf na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkana ay may dalawang asawa. Sila ay sina Hana at Penina. May mga anak si Penina pero si Hana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana at ang sambahayan niya sa Shilo upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas ang mga pari ng Panginoon sa Shilo. Sa tuwing maghahandog si Elkana, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito. Kahit hindi siya nagkakaanak, dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkana sa kanya, "Bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin?" Minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, "O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok." Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana, kaya sinabi niya sa kanya, "Hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom." Sumagot si Hana, "Hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan." Sinabi ni Eli, "Sige, umuwi kang mapayapa. Sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya." Sumagot si Hana, "Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin." Pagkatapos ay umalis na siya at kumain. At nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya. At sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagpuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, "Hiningi ko siya sa Panginoon." Inihandog ni Hana si Samuel. Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. Pero hindi sumama si Hana. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Kapag naawat na ang sanggol sa pagsuso sa akin, dadalhin ko siya sa bahay ng Panginoon para ihandog sa kanya. Doon na siya titira sa buong buhay niya." Sumagot si Elkana, "Gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y mabuti. Dito ka na lang muna hanggang sa maawat mo na ang sanggol. Tulungan ka sana ng Panginoon na matupad ang ipinangako mo sa kanya." Kaya nagpaiwan si Hana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hana sa bahay ng Panginoon sa Shilo. Nagdala rin siya ng 3 taong gulang na toro, kalahating sako ng harina, at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Matapos katayin ang toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hana kay Eli, "Kung natatandaan niyo po, ako ang babaeng tumayo rito noon na nanalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya." Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Ang panalangin ni Hana. Ikalawang kabanata.
at nanalangin si Hannah. Nagagalak ako sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa, hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. Walang ibang banal maliban sa Panginoon. Wala siyang katulad. Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. Walang sino mang makapagyayabang dahil alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay at hinahatulan niya ang mga gawa ng tao. Nililipol niya ang mga makapangyarihan, ngunit pinalalakas niya ang mahihina. Ang mayayaman noon, ngayon ay nagtatrabaho para lang may makain. Ngunit ang mahihirap noon ay sagana na ngayon. Ang dating baog ay marami ng anak, ngunit ang may maraming anak ay nawalan ng mga ito. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Ibinabangon niya ang mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Pinapaupo niya sila kasama ng mga maharlika at pinararangalan. Sa kanya ang pundasyon na kinatatayuan ng mundo. Iniingatan niya ang tapat niyang mamamayan, ngunit lilipulin niya ang masasama. Walang sino mang magtatagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang kalakasan. Dudurugin niya ang kanyang mga kaaway. Padadagundungin niya ang langit laban sa kanila. Ang Panginoon ang hahatol sa buong mundo. Dahil sa kanya magiging makapangyarihan at lagi magtatagumpay ang haring kanyang hinirang. Pagkatapos, umuwi si Elkana at ang sambahayan niya sa Rama. Pero iniwan nila si Samuel para maglingkod sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli na pari. Ang kasalanan ng dalawang anak ni Eli. Masasamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumusunod sa Diyos dahil hindi nila sinusunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging matatanggap ng mga pari galing sa handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa kapag may naghahandog. Habang pinapakuluan ang mga karneng hihahandog, pinapapunta nila roon ang alipin nila na may dalang malaking tinedor na may tatlong tulis. Pagkatapos tinutusok ng alipin ang mga karne sa loob ng kaldero o palayok. Ang matusok ng tinedor ay ang bahaging mapupunta sa mga pari. Ganito ang kanilang ginagawa tuwing maghahandog ang mga Israelita sa Shilo. At bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang alipin at sinasabi sa naghahandog, "Bigyan mo ang pari ng karneng maiihaw. Hindi siya tumatanggap ng pinakuluan. Hilaw ang gusto niya." Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang maihandog ang taba ng karne bago siya kumuha ng gusto niya, sasagot ang alipin, "Hindi maaari. Kailangan ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko iyan sa iyo." Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. Samantala, patuloy na naglilingkod sa Panginoon ang batang si Samuel. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linen. Taon-taon iginagawa ni Hannah ng balabal si Samuel at dinadala niya ito kay Samuel sa tuwing maghahandog sila ng asawa niya ng taunang handog. Doon binabasbasan ni Eli si Elkana at ang kanyang asawa. Sinasabi niya kay Elkana, "Sana'y bigyan ka ng Panginoon ng mga anak sa babaeng ito, kapalit ng kanyang hiningi at inihandog sa Panginoon." Pagkatapos, umuwi na sila. Kinahabagan ng Panginoon si Hannah. Nagkaanak pa siya ng tatlong lalaki at dalawang babae, habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Si Eli at ang mga anak niya. Matandang-matanda na si Eli. Nabalitaan niya ang lahat ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman na rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa may pintuan ng toldang tipanan. Kaya sinabihan niya ang mga ito, "Nabalitaan ko sa mga tao ang lahat ng kasamaang ginagawa ninyo. Bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Mga anak, tigilan na ninyo ito. Dahil hindi maganda ang nababalitaan ko tungkol sa inyo mula sa mga mamamayan ng Panginoon." Sinabi pa ni Eli, "Kung magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamamagitan ang Diyos sa kanila. Pero sino ang mamamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon?" Pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpasya na ang Panginoon na patayin sila. Samantala, patuloy na lumalaki si Samuel at kinalulugdan siya ng Panginoon at ng mga tao. Ang propesiya tungkol sa sambahayan ni Eli.
Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ipinahayag ko ang aking sarili sa ninuno niyong si Aaron at sa pamilya niya noong alipin pa sila ng Faraon sa Ehipto, sa lahat ng lahi ng Israel. Ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar, sa pagsusunog ng insenso, sa pagsusuot ng espesyal na damit ng pari sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamamagitan ng apoy na iniaalay ng mga Israelita. Bakit pinag-iinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng mga pinakamagandang bahagi ng handog ng mga mamamayan kong Israelita. Ako na inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin, magpakailanman, bilang pari. Ngunit hindi na ngayon, dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. Tandaan ninyo ito, darating ang panahon, nalilipulin ko ang lahat ng kabataan sa inyo at sa iba pang lahi ng inyong mga ninuno. Magduro sa kayo at hindi ninyo mararanasan ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Magiging maikli ang inyong buhay. Hindi ko aalisin ang iba sa inyo sa paglilingkod sa akin bilang pari, pero dadanas sila ng matinding pagdurusa at hindi sila mabubuhay ng matagal. At bilang tanda sa iyo na mangyayari ang mga bagay na ito, mamamatay ng sabay ang dalawa mong anak na sina Hophni at Phinehas sa isang araw lang. Pipili ako ng pari na matapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng maangkan na maglilingkod sa aking piniling hari magpakailanman. Lahat ng matitira sa maangkan mo ay mamamalimos ng pera o pagkain sa maangkan ng paring ito. Magmamakaawa sila na gawing alipin man lang ng mga pari para makakain lang sila. Ang pagtawag ng Diyos kay Samuel. Ikatlong kabanata. Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon, sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. Isang gabi natutulog si Eli sa kanyang kwarto. Hindi na siya gaanong nakakakita. Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. At habang nakasindi pa ang ilawan ng Diyos, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagot si Samuel, "Ano po iyon?" Tumakbo siya kay Eli at sinabi, "Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag?" Sumagot si Eli, "Hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit." Kaya bumalik siya at muling natulog. Muli siyang tinawag ng Panginoon, "Samuel." Bumangon si Samuel. Pumunta kay Eli at sinabi, "Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag?" Sumagot si Eli, "Anak, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit." Hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Tinawag ng Panginoon si Samuel sa ikatlong pagkakataon. Bumangon siya at pumunta kay Eli. "Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag?" At naunawaan ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya kay Samuel, "Bumalik ka na ulit at matulog. Kung tatawagin ka ulit, sabihin mo, magsalita po kayo Panginoon. Nakikinig ang lingkod ninyo." Kaya bumalik si Samuel sa higaan at muling natulog. Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati tinawag siya. "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo Panginoon sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo." Sinabi ng Panginoon, "Tandaan mo ito, hindi magtatagal at may gagawin ako sa bayan ng Israel. Paghaharian ng matinding takot ang lahat ng makakarinig nito. Pagdating ng takdang panahon, gagawin ko ang mga sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ang sambahayan niya dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglapastangan sa akin kahit alam na niya ang tungkol dito. Kaya isinumpa ko na ang kasalanan nila'y hindi mapapatawad ng anumang handog kahit kailan." Natulog si Samuel hanggang umaga at binuksan niya ang pintuan ng sambahan para sa Panginoon. Natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Ngunit tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak." Sumagot si Samuel, "Ano po iyon?" Nagtanong si Eli, "Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Huwag kang maglilihim sa akin. Parurusahan ka ng Diyos ng matindi
Kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo, ipinagtapat nga ni Samuel ang lahat sa kanya. Wala siyang itinago. At sinabi ni Eli, siya ang Panginoon. Gagawin niya kung ano sa tingin niya ang mabuti. Patuloy na pinapatnubayan ng Panginoon si Samuel habang siya'y lumalaki. Niloob ng Panginoon na matupad ang lahat ng sinabi ni Samuel. Kaya kinilala si Samuel na propeta ng Panginoon mula Dan hanggang sa Beersheba. Patuloy na nagpapakita ang Panginoon kay Samuel doon sa Shilo. At doon ay pinakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkikipag-usap sa kanya. Ika-apat na kabanata. Kumalat sa buong Israel ang mensahe ni Samuel. Nakuha ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo ng mga panahong iyon. Nagkampo ang mga Israelita sa Ebenezer at ang mga Filisteo naman ay sa Afek. Sinugod ng mga Filisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito. 4,000 Israelita ang napatay nila. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang mga natirang Israelita sa kampo nila. Tinanong sila ng mga tagapamahala ng Israel, bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Mabuti pa sigurong kunin natin ang kahon ng kasunduan sa Shilo para samahan tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa mga kalaban natin. Kaya ipinakuha nila sa Shilo ang kahon ng kasunduan ng Panginoong makapangyarihan. Ang takip ng kahon ay may estatwa ng 2 kerubin at nananahan sa kalagitnaan nito ang Panginoon. Sumama sa pagdala ng kahon ng kasunduan ang 2 anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Nang madala na ang kahon ng kasunduan doon sa kampo, sumigaw ng malakas ang mga Israelita sa kasiyahan at yumanig ang lupa. Nang marinig ng mga Filisteo ang sigawan ng mga Israelita, nagtanong sila, bakit kaya sumisigaw ang mga Hebreo sa kanilang kampo? Nang malaman nila na ang kahon ng Panginoon ay nasa kampo ng mga Israelita, natakot sila at sinabi, may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo. Kahit kailan hindi pa nangyayari ang ganito sa atin. Nakakaawa tayo. Sino ang magliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Sila rin ang mga Diyos na pumatay sa mga Ehipsyo, sa disyerto, sa pamamagitan ng iba't ibang mga salot. Kaya magpakatatag tayo, dahil kung hindi magiging alipin tayo ng mga Hebreo, gaya ng pang-aalipin natin sa kanila. Labanan natin sila. Kaya nakipaglaban ang mga Filisteo at natalo ang mga Israelita. Napakarami ng napatay. 30,000 ang napatay na mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumakas pabalik sa kanilang tinitirhan. Naagaw ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan at napatay ang 2 anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Ang pagkamatay ni Eli. Nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shilo. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagluluksa. Pagdating niya sa Shilo, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay 98 taon na noon at halos hindi na nakakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao, nag-iyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya, bakit umiiyak ang mga tao? Dali-daling lumapit sa kanya ang tao at sinabi, kagagaling ko lang po sa digmaan. Nakatakas po ako. Nagtanong si Eli, ano ang nangyari anak? Sumagot ang tao, nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Filisteo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin. Kasama po ang 2 anak nyo na sina Hophni at Phinehas. At naagaw din po ang kahon ng Diyos. Nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli mula sa kinauupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod. Nabali ang kanyang lieg at agad na namatay dahil mataba siya at matanda na. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 40 taon. Nang panahon ding iyon, kabuwanan ng manugang ni Eli na asawa ni Phinehas. Nang mabalitaan niya na naagaw ang kahon ng Diyos at namatay ang kanyang asawa at biyenang lalaki, sumakit ang tiyan niya at napaanak ng wala sa panahon dahil sa matinding sakit. Nang nag-aagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, lakasan mo ang loob mo, lalaki ang anak mo. Pero hindi na siya sumagot. Bago siya namatay, Ikabod ang ipinangalan niya sa bata dahil sinabi niya, wala na ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel.
Sinabi niya ito dahil naagaw ang kahon ng Diyos at napatay ang asawa niya at binanyang lalaki. Ang kahon ng kasunduan sa Ashdod at Ekron. Ikalimang kabanata. Nang maagaw ng mga Filisteo ang kahon ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer papunta sa Ashdod. Pagkatapos, dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon at itinabi rito. Kinaumagahan, nakita ng mga taga-Ashdod ang ribulto ni Dagon na nakasubsob na sa harap ng kahon ng Panginoon. Itinayo nila ito at ibinalik sa dating posisyon. Pero kinaumagahan, nakita ulit nila na nakasubsob ang ribulto sa harap ng kahon ng Panginoon. Ang ulo at ang dalawang kamay nito ay putol na at nakakalat sa bandang pintuan. Katawan lang nito ang natirang buo. Kaya hanggang ngayon, ang mga pari ni Dagon at ang mga pumapasok sa templo niya roon sa Ashdod ay hindi na tumatapak sa bandang pintuan. Pinarusahan ng matindi ng Panginoon ang mga taga-Ashdod at mga karatig lugar nito. Binigyan sila ng Panginoon ang mga tumor bilang parusa sa kanila. Na makita ng mga taga-Ashdod ang nangyari, sinabi nila, "Hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel dahil pinarurusahan niya tayo at si Dagon na ating Diyos." Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo at nagtanong, "Ano ang gagawin natin sa kahon ng Diyos ng Israel?" Sumagot sila, "Dalhin ito sa Gat." Kaya dinala nila ang kahon ng Diyos ng Israel sa Gat. Pero nang dumating ito roon, pinarusahan din ng Panginoon ang mga tao sa lungsod na iyon. Labis na nagkagulo ang buong bayan dahil binigyan din sila ng Panginoon ng mga tumor, bata man o matanda. Dahil doon, ipinadala nila ang kahon ng Diyos sa Ekron. Habang padating pa lang sila roon, nagre-reklamo na ang mga mamamayan ng Ekron. Sinabi nila, "Dinala nila rito ang kahon ng Diyos ng Israel para patayin din tayong lahat." Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo at sinabi, "Ilayunin niyo rito ang kahon ng Diyos ng Israel at ibalik ito sa kanyang lugar, dahil kung hindi, mamamatay kaming lahat." Ito ang sinabi nila dahil nagsimula na ang matinding parusa ng Diyos sa kanilang lungsod. Nagkagulo ang lahat sa takot dahil marami na ang namatay. Nagkaroon din ng tumor ang mga natitirang buhay. Abot hanggang langit ang pag-iyak nila dahil sa nangyari. Ibinalik ang kahon ng kasunduan sa Israel. Ika-anim na kabanata. Nanatili ang kahon ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 7 buwan. Noong naroon pa ang kahon, ipinatawag ng mga Filisteo ang kanilang mga pari at manghuhula at nagtanong, "Ano ang gagawin namin sa kahon ng Panginoon? Sabihin ninyo sa amin kung paano namin ito ibabalik sa kanyang lugar." Sumagot sila, "Kung ibabalik ninyo ang kahon ng Diyos ng Israel, dapat samahan ninyo ito ng handog na pambayad ng kasalanan. Sa pamamagitan nito, gagaling kayo at ihihinto na ng Diyos ang pagpaparusa sa inyo." Nagtanong ang mga Filisteo, "Ano ang ipapadala namin bilang handog na pambayad ng kasalanan?" Sumagot ang mga pari at manghuhula, "Gumawa kayo ng 5 gintong estatwa na hugis tumor at 5 gintong estatwa na hugis daga, ayon sa dami ng mga pinuno natin. Dahil dumating sa atin at sa mga pinuno natin ang salot ng mga tumor at daga na naminsala sa ating lupain. Ihandog ninyo ito bilang pagpaparangal sa Diyos ng Israel, baka sakaling itigil na niya ang pagpaparusa sa atin sa mga Diyos natin at sa ating lupain. Huwag na ninyong patigasin ang mga puso ninyo gaya ng ginawa ng mga Ehipsyo at ng kanilang paraon. Pinayagan lang nilang makaalis ang mga Israelita nang matindi na ang pagpapahirap sa kanila ng Diyos. Kaya ngayon gumawa kayo ng bagong kariton at kumuha ng 2 inahing baka na hindi pa napapahina ng kariton. Ikabit ninyo ang kariton sa mga baka pero ihiwalay ninyo ang kanilang mga bisiro at ikulong sa kwadra. Pagkatapos kunin ninyo ang kahon ng Panginoon at ilagay sa kariton. Ilagay din ninyo sa tabi nito ang isang kahon na may lamang mga gintong handog na mga tumor at daga na ipapadala ninyo bilang handog na pambayad ng kasalanan. Palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay at pabayaan silang pumunta kahit saan. Pero tingnan ninyo kung saan sila pupunta. Kung lalakad sila paakyat sa Beth Shemesh, na isa sa mga bayan ng mga Israelita, malalaman natin na ang Panginoon ang nagpadala ng matinding pinsalang ito sa atin. Pero kung hindi ito tutuloy sa Beth Shemesh, malalaman natin na hindi ang Panginoon ang nagpaparusa sa atin, kundi nagkataon lang ito." Kaya sinunod nila ito.
Kumuha sila ng dalawang inahing baka at ikinabit sa kariton. Ikinulong naman sa kwadra ang mga bisiro nito. Isinakay nila ang kahon ng Panginoon sa kariton at ang kahon na may lamang mga ginto na hugis tumor at daga. Pagkatapos, lumakad ang mga baka patungo sa Beth Shemesh na hindi man lang lumilihis ng daan habang patuloy na umuunga. Sumusunod sa kanila ang mga pinuno ng mga Filisteo hanggang sa hangganan ng Beth Shemesh. Nang mga panahong iyon, nag-aani ang mga taga Beth Shemesh ng trigo sa lambak. Nang makita nila ang kahon ng kasunduan, tuwang-tuwa sila. Dumating ang kariton sa bukid ni Josue na taga Beth Shemesh at tumigil sa tabi ng isang malaking bato. Kinuha ng mga Levita ang kahon ng Panginoon at ang kahon na may lamang mga gintong estatwa at ipinatong sa malaking bato. Pagkatapos, sinibak nila ang kariton at inialay ang mga baka sa Panginoon bilang handog na sinusunog at nag-alay sila ng iba pang mga handog. Nakita ng limang pinuno ng mga Filisteo ang lahat ng ito at pagkatapos ay umuwi sila sa Ekron ng araw ding iyon. Ang limang gintong hugis tumor na ipinadala ng mga Filisteo bilang handog na pambayad ng kasalanan ay galing sa mga pinuno ng Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat at Ekron. Kasama ng limang gintong hugis daga ayon na rin sa bilang ng limang bayan ng mga Filisteo. Itong mga napapadirang bayan at ang mga baryo na walang pader ay sakop ng limang pinunong iyon. Ang malaking bato sa bukid ni Josue ng Beth Shemesh na pinagpatungan nila ng kahon ng Panginoon ay naroon pa hanggang ngayon bilang alaala sa nangyari roon. Ngunit may pinatay ang Diyos na 70 tao na taga Beth Shemesh dahil tiningnan nila ang laman ng kahon ng Panginoon. Nagluksa ang mga tao dahil sa matinding dagok na ito ng Panginoon sa kanila. Nagtanong sila, sino ba ang makakaharap sa presensya ng Panginoon, ang banal na Diyos? Saan ba natin ipapadala ang kahon ng Panginoon para mailayo ito sa atin? Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero sa mga taga Kiryat Jearim at sinabi roon, ibinalik ng mga Filisteo ang kahon ng Panginoon. Pumunta kayo rito at dalhin ninyo ito sa lugar ninyo. Ikapitong Kabanata. Kaya kinuha ng mga taga Kiryat Jearim ang kahon ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa Buron. Pinili nila si Eleazar na anak ni Abinadab na magbantay dito. Ang pamumuno ni Samuel sa Israel. Nanatili sa Kiryat Jearim ang kahon ng Panginoon sa mahabang panahon, mga 20 taon. Sa panahong iyon, nagdalamhati at humingi ng tulong sa Panginoon ang buong mamamayan ng Israel. Sinabi ni Samuel sa kanila, kung taos sa puso ninyo ang pagbabalik loob sa Panginoon, itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, pati na ang imahe ni Ashtoret. Ilaan ninyo ang inyong buhay sa Panginoon lamang, at siya lang ang inyong paglingkuran. Kung gagawin ninyo ang mga ito, ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya itinapon nila ang mga imahe ni Nabaal at Ashtoret, at sa Panginoon lamang sila naglingkod. Pagkatapos sinabi ni Samuel sa mga Israelita, magtipon kayong lahat sa Mizpa, at ipapanalangin ko kayo sa Panginoon. Nang magkatipon na silang lahat sa Mizpa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harap ng presensya ng Panginoon. Nang araw na iyon, hindi sila kumain buong araw at nagsisi sa mga kasalanang ginawa nila sa Panginoon. Pinamunuan ni Samuel ang Israel doon sa Mizpa. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na nagtitipon ang mga Israelita sa Mizpa, naghanda ang mga pinuno ng mga Filisteo para salakayin sila. Nang mabalitaan ito ng mga Israelita, natakot sila sa mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, huwag po kayong tumigil sa pananalangin sa Panginoon na ating Diyos na iligtas niya tayo sa mga Filisteo. Kaya kumuha si Samuel ng isang batang tupa at sinunog ito ng buo bilang handog na sinusunog para sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon para sa Israel at sinagot siya ng Panginoon. Habang iniaalay ni Samuel ang handog na sinusunog, dumating ang mga Filisteo para makipaglaban sa mga Israelita. Pero sa araw na iyon, nagpakulog ng malakas ang Panginoon, kaya natakot at nalito ang mga Filisteo at nagsitakas sila sa mga Israelita. Hinabol sila at pinatay ng mga Israelita sa daan mula sa Mizpa hanggang sa Bethkar. Pagkatapos kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa gitna ng Mizpa at Shen. Pinangalanan niya itong Ebenezer dahil sinabi niya, hanggang ngayon, tinutulungan kami ng Panginoon. Kaya natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nila muli pang sinalakay ang mga Israelita
habang nabubuhay pa si Samuel dahil ang Panginoon ay laban sa mga Filisteo. Naibalik sa Israel ang mga lupain malapit sa Ekron at Gat na sinakop ng mga Filisteo. Natigil na rin ang digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Amoreo. Nagpatuloy si Samuel sa pamumuno sa Israel sa buong buhay niya. Taon-taon, lumilibot siya mula Bethel papuntang Gilgal at Mizpah para gampanan ang tungkulin niya bilang pinuno ng mga lugar na ito. Pero bumabalik din siya sa Rama kung saan siya nakatira at namumuno rin sa mga tao roon. At gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Humingi ng hari ang mga Israelita. Ikawalong kabanata. Nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abijah naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Beersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. Kaya nagtipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, "Matanda na po kayo at ang mga anak ninyo'y hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin, gaya ng ibang bansa na mayroong hari." Pero sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila. Kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Gawin mo ang ipinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila kundi ako. Mula nang ilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon ganyan din ang ginagawa nila sa iyo. Kaya gawin mo ang kahilingan nila, pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila." Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humihingi ng hari ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang gagawin ng hari na mamumuno sa inyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki at gagawin niyang mga sundalo. Ang iba'y gagawin niyang mga ngarwahe, mga ngabayo, at ang iba'y mauuna sa kanyang karwahe. Ang iba sa kanila'y gagawin niyang opisyal na mamamahala sa 1,000 sundalo at ang iba naman sa 50 sundalo. Ang iba'y pag-aararuhin niya sa kanyang bukid at ang iba'y pag-aanihin ng mga pananim niya. Ang iba na may gagawin niyang manggagawa ng mga armas para sa digmaan at mga kagamitan para sa kanyang karwahe. Kukunin niya ang mga anak ninyong babae at gagawin niyang mga manggagawa ng pabango, kusinera at panadera. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang 10 bahagi ng inyong mga trigo at mga ubas at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pa niyang mga tagasunod. Kukunin din niya ang mga alipin niyong lalaki at babae at ang pinakamaganda ninyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa kanya. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng mga hayop ninyo at pati kayo ay gagawin niyang mga alipin. Pagdating ng araw na iyon, dadain kayo sa Panginoon dahil sa kalupitan ng hari na pinili ninyo, pero hindi niya kayo sasagutin." Pero hindi nakinig kay Samuel ang mga tao. Sinabi nila, "Hindi maaari. Gusto namin na may haring mamamahala sa amin at magiging tulad kami ng ibang mga bansa na may haring namamahala at nangunguna sa amin sa digmaan." Nang marinig ni Samuel ang lahat ng sinabi ng mga tao, sinabi niya ito sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa kanya, "Gawin mo ang sinabi nila. Bigyan mo sila ng hari." Pagkatapos, sinabi ni Samuel sa mga Israelita, "Sige, pumapayag na ako. Magsiuwi na kayo sa mga bayan ninyo." Pinili ni Samuel si Saul para maging hari. Ikasyam na kabanata. May isang taong mayaman at kilala mula sa lahi ni Benjamin. Ang pangalan niya ay Kish at anak siya ni Abiel. Si Abiel ay anak ni Zeror. Si Zeror ay anak ni Bekorat. At si Bekorat ay anak ni Afia na mula sa lahi ni Benjamin. Si Kish ay may anak na ang pangalan ay Saul. Bata pa si Saul at siya ang pinakagwapo at pinakamatangkad na lalaki sa Israel. Isang araw, nawala ang mga asno ni Kish. Kaya sinabi niya sa anak niyang si Saul, "Magsama ka ng isang utusan at hanapin ninyo ang mga asno." Kaya lumakad si Saul at ang utusan. Nakarating sila sa mga burol ng Ephraim hanggang sa lugar ng Shalisha, pero wala silang nakitang mga asno.
Kaya tumuloy sila sa lugar ng Sha'alim, hanggang sa mga lugar ng Benjamin, pero hindi rin nila nakita ang mga asno doon. Nang makarating sila sa lugar ng Zuf, sinabi ni Saul sa kanyang utusan, "Umuwi na tayo. Baka lalong mag-alala sa atin ang aking ama kaysa sa mga asno." Pero sumagot ang utusan, "Sandali lang po. May isang lingkod ng Diyos na malapit lang dito. Iginagalang siya ng mga tao at nagkakatotoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumunta po tayo sa kanya at baka sakaling masabi niya sa atin kung saan makikita ang mga asno." Sinabi ni Saul sa utusan, "Kung pupunta tayo, ano ang ibibigay natin sa kanya? Wala na tayong natirang pagkain. Wala tayong maibibigay." Sumagot ang utusan, "Mayroon pa po akong isang pirasong pilak. Ibibigay ko po ito sa lingkod ng Diyos para sabihin niya sa atin kung saan natin makikita ang mga asno." "Mabuti," ang sabi ni Saul. "Halika na, pumunta na tayo sa manghuhula." Noon sa Israel, kung may taong gustong makatanggap ng mensahe galing sa Diyos, sinasabi niya, "Halika, pumunta tayo sa manghuhula." Dahil ang mga tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag na manghuhula noon. Pumunta si Saul at ang utusan sa bayan kung saan naroon ang propeta ng Diyos. Habang tinatahak nila ang daang paakyat sa burol ng bayan, nakasalubong nila ang mga dalagang palabas para umigib. Nagtanong sila sa mga dalaga, "Nandito ba ngayon ang manghuhula?" Sumagot sila, "Oo, nandiyan siya. Nauna lang ng kaunti sa inyo. Kararating lang niya sa bayan namin para pangunahan ng mga tao sa paghahandog doon sa sambahan sa mataas na lugar. Dalian ninyo, habulin ninyo siya bago siya umakyat sa sambahan sa mataas na lugar para roon kumain. Hindi kakain ang mga taong inimbita kung hindi pa siya dumarating dahil kailangang basbasan muna niya ang mga handog. Kaya umakyat na kayo dahil maaabutan ninyo siya habang may araw pa." Kaya umakyat sila sa bayan at habang papasok sila, nakita nila si Samuel na dumarating nakasalubong nila papunta sa sambahan sa mataas na lugar. Isang araw bago dumating si Saul, sinabi na ng Panginoon kay Samuel, "Bukas sa ganito ring oras, papupuntahin ko sa iyo ang isang tao na galing sa lugar ng Benjamin. Pahiran mo ng langis ang kanyang ulo bilang tanda na siya ang pinili kong magiging pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Ililigtas niya ang aking mga mamamayan sa kamay ng mga Filisteo dahil nakita ko ang paghihirap nila at narinig ko ang paghingi nila ng tulong." Nang makita ni Samuel si Saul, nagsalita ang Panginoon kay Samuel, "Siya ang taong sinasabi ko sa iyo. Pamumunuan niya ang aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel sa may daang papasok ng bayan at nagtanong, "Saan ba rito ang bahay ng manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Mauna kayo sa akin sa pagpunta sa sambahan sa mataas na lugar dahil sa araw na ito, kakain kayong kasama ko. Bukas ng umaga sasabihin ko sa iyo ang gusto mong malaman at pagkatapos ay lumakad na kayo. Tungkol sa mga asnong tatlong araw nang nawawala, huwag ka nang mag-alala pa dahil nakita na sila. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw at ang sambahayan ng iyong ama ang inaasahan ng mga Israelita." Sumagot si Saul, "Pero galing lang po ako sa lahi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lahi ng Israel. At ang sambahayan namin ang pinakamababa sa aming lahi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan?" Nang makarating na sila sa sambahan sa mataas na lugar, dinala ni Samuel si Saul at ang kanyang utusan sa malaking kwarto kung saan nakaupo ang 30 tao na inimbita. Pagkatapos, pinaupo niya si Saul at ang kanyang utusan sa upuang para sa pangunahing bisita. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, "Dalhin mo rito ang karneng ipinatabi ko sa iyo." Kaya kinuha ng tagapagluto ang hita at inilagay sa harapan ni Saul. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Kainin mo, itinabi ko talaga iyan bago ko inimbitahan ang mga taong ito para sa ganitong mahalagang okasyon." Kaya kumain si Saul kasama si Samuel ng araw na iyon. Pagbalik nila sa bayan galing sa sambahan sa mataas na lugar, ipinaghanda siya ni Samuel ng matutulugan doon sa patag na bubong ng kanyang bahay. At doon natulog si Saul. Kinaumagahan, tinawag ni Samuel si Saul kung saan siya natulog. "Bango na, maghanda ka na, dahil pauuwiin na kita." Nang makapaghanda na si Saul, sabay silang lumabas ng bahay ni Samuel. Nang palabas na sila ng bayan, sinabi ni Samuel kay Saul, "Paunahin mo ang utusan mo, may sasabihin lang ako sa iyo mula sa Diyos." Kaya nauna ang utusan.
Ikasampung Kabanata. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. Hinagkan niya si Saul at sinabi, "Ang Panginoon ang pumili sa iyo na mamuno sa kanyang bayan. Pag-alis mo ngayon, may makakasalubong kang dalawang tao malapit sa libingan ni Raquel sa Selsa sa hangganan ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo, nakita na ang mga asnong hinahanap ninyo. At ngayon, hindi na ang mga asno ang inaalala ng iyong ama, kundi kayo na." Patuloy niyang itinatanong, "Ano ang gagawin ko para makita ko ang aking anak? Pagdating mo sa malaking puno ng Tabor, may makakasalubong kang tatlong tao na pupunta sa Bethel para sumamba sa Diyos. Ang isa sa kanila ay may dalang tatlong batang kambing, ang isa ay may dalang tatlong tinapay, at ang isa naman ay may dalang katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Babatiin ka nila at aalokin ng dalawang tinapay na tatanggapin mo naman. Pagdating mo sa bundok ng Diyos sa Gibeya kung saan may kampo ng mga Filisteo, may makakasalubong kang grupo ng mga propeta pababa galing sa sambahan sa mataas na lugar. Tumutugtog sila ng lira, tamburin, plauta at alpa at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At sasa iyo ang Espiritu ng Panginoon at magpapahayag ka ng mensahe ng Diyos kasama nila. At mababago na ang pagkatao mo. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, gawin mo kung ano ang mabuti, dahil kasama mo ang Diyos. Mauna ka na sa akin sa Gilgal. Susunod ako para maghain ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pero hintayin mo ako sa loob ng 7 araw hanggang sa dumating ako. At pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo." Ginawang hari si Saul. Nang maghiwalay sila ni Samuel, binago ng Diyos ang buhay ni Saul at ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel ay nangyari ng araw na iyon. Pagdating ni Saul at ng kanyang utusan sa Gibeya, sinalubong siya ng mga propeta. Napuspos siya ng Espiritu ng Diyos at nagpahayag din siya ng mensahe ng Diyos kasama ng mga propetang iyon. Nang makita siya ng mga nakakakilala sa kanya na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos kasama ng mga propeta, tinanong nila ang isa't isa, "Propeta na rin ba si Saul? Paano naging propeta ang anak ni Kish?" Sumagot ang isang taga roon, "Hindi na mahalaga kung sino ang kanyang ama. Kahit sino ay pwedeng maging propeta." Dito nagsimula ang kasabihang, "Propeta na rin ba si Saul?" Pagkatapos magpahayag ng mensahe ng Diyos, pumunta si Saul sa sambahan sa mataas na lugar. Nagtanong ang tiyuhin ni Saul sa kanya at sa kanyang utusan, "Saan kayo nang galing?" Sumagot si Saul, "Hinanap po namin ang mga asno. Nang hindi po namin makita ay pumunta kami kay Samuel." Sinabi ng tiyuhin ni Saul, "Sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Samuel sa iyo." Sumagot si Saul, "Sinabi niyang nakita na ang mga asno, pero hindi niya sinabi sa tiyuhin niya ang sinabi ni Samuel tungkol sa kanyang pagiging hari. Tinipon ni Samuel ang mga Israelita sa Mispa para sabihin sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Ito ang mensaheng ibinigay niya galing sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa mga kamay ng mga Ehipsyo at sa lahat ng bansang umaapi sa inyo. Pero kahit na iniligtas ko kayo sa lahat ng kapahamakan at kagipitan, tinalikuran pa rin ninyo ako na inyong Diyos at humingi kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon humarap kayo sa akin ayon sa lahi ninyo at angkan." Pinalapit ni Samuel ang bawat lahi ng Israel at ang lahi ni Benjamin ang napili. Pagkatapos, pinapunta ni Samuel sa harapan ng lahi ni Benjamin ayon sa sambahayan at ang pamilya ni Matri ang napili. Si Saul na anak ni Kish ang napili sa pamilya ni Matri, pero nang hanapin nila si Saul ay hindi nila ito makita. Kaya tinanong nila ang Panginoon, "Nasaan po siya?" Sumagot ang Panginoon, "Nandito siya. Nagtatago siya sa bunton ng mga bagahe." Kaya tumakbo sila papunta kay Saul at kinuha siya. Nang pinatayo siya sa gitna, siya ang pinakamatangkad sa lahat. Sinabi ni Samuel sa lahat ng mga tao, "Ito ang taong pinili ng Panginoon para maghari sa inyo. Wala ni isa man sa atin na katulad niya." At sumigaw ang lahat ng tao, "Mabuhay ang hari!" Ipinaliwanag ni Samuel sa mga tao ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Isinulat niya ito sa isang nakarolyong papel at itinago ito sa bahay ng Panginoon. Pagkatapos,
Pinauwi ni Samuel ang mga tao. Umuwi rin si Saul sa bahay nila sa Gibeah. Sinamahan siya ng mga sundalo na hinipo ng Diyos ang puso para sumama sa kanya. Dahil may masasamang taong nanlalait kay Saul na nagsabi, "Paano tayo maililigtas ng taong ito?" At hindi sila nagbigay ng regalo kay Saul bilang parangal sa kanya bilang hari. Pero hindi sila pinansin ni Saul. Iniligtas ni Saul ang lungsod ng Jabes. Ikalabing isang kabanata. Nang panahong iyon, pinaligiran ni Nahas na hari ng mga Amonita at ng mga kasama niyang sundalo ang lungsod ng Jabes Gilead. At sinabi ng mga mamamayan ng Jabes sa kanya, "Gumawa kayo ng kasunduan sa amin at magpapasakop kami sa inyo." Sumagot si Nahash, "Payag ako sa isang kondisyon. Dudukutin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo para mapahiya ang buong Israel." Sinabi ng mga tagapamahala ng Jabes, "Bigyan mo kami ng 7 araw para maikalat ang mensaheng ito sa buong Israel. Kung walang tulong na darating sa amin, susuko kami sa inyo." Dumating ang mga mensahero sa Gibeah kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga tao ang sinabi ni Nahash, humagulgol ang lahat. Nang oras na iyon, pauwi si Saul galing sa bukid niya na hinihila ang kanyang mga baka. Nang marinig niya ang iyakan, nagtanong siya, "Ano ang nangyari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao?" Kaya sinabi ng mga tao sa kanya ang mensahe ng mga taga-Jabes. Nang marinig ito ni Saul, napuspos siya ng Espiritu ng Diyos at nagalit siya ng matindi. Kumuha siya ng 2 baka at pinaghihiwa niya ito. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa mga mensahero. Inutusan niya ang mga ito na pumunta sa buong lupain ng Israel at sabihin sa mga tao, "Ganito ang mangyayari sa baka ng mga hindi sasama kina Saul at Samuel sa pakikidigma." Niloob ng Panginoon na magkaroon ng takot ang mga Israelita kay Saul, kaya sumama sila sa kanya. Tinipon sila ni Saul sa Bezek. 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 ang galing sa Huda. Sinabi nila sa mga mensahero ng Jabes Gilead, "Sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo." Nang sabihin ito ng mga mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat. At sinabi nila sa mga Amonita, "Bukas susuko kami sa inyo at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo." Kinabukasan, madaling araw pa lang ay hinati na ni Saul sa 3 grupo ang kanyang hukbo. Nang mag-umaga na, sinalakay nila ang kampo ng mga Amonita at pinatay silang lahat hanggang tanghali. Ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng mga Israelita kay Samuel, "Sino-sino ang mga nagsasabing hindi natin dapat maging hari si Saul? Dalhin ninyo sila sa amin at papatayin namin sila." Pero sinabi ni Saul, "Walang papatayin ni isa man sa araw na ito, dahil ngayon ay iniligtas ng Panginoon ang Israel." Sinabi ni Samuel sa mga tao, "Pupunta tayo sa Gilgal at muli nating ipahayag si Saul bilang hari natin." Kaya pumunta silang lahat sa Gilgal at pinagtibay ang pagiging hari ni Saul sa presensya ng Panginoon. Nag-alay sila roon ng mga handog para sa mabuting relasyon at nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang. Mga huling pananalita ni Samuel. Ikalabindalawang kabanata. Sinabi ni Samuel sa lahat ng Israelita, "Sinunod ko ang mga hiniling ninyo sa akin. Binigyan ko kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon may hari na kayo bilang inyong pinuno. Matanda na ako, at maputi na ang buhok, at kasama naman ninyo ang mga anak ko. Naging pinuno niyo na ako mula pa noong kabataan ko. Narito ako ngayon sa harapan ninyo. Kung may nagawa akong masama sa inyo, sabihin ninyo sa akin sa presensya ng Panginoon at ng kanyang piniling hari. May kinuha ba akong baka o asno sa sino man sa inyo? May dinaya o ginipit ba ako sa inyo? Tumanggap ba ako ng suhol para baliwalain ang kasalanang nagawa ng sino man? Kung mapapatunayan ninyo na nagawa ko ang isa man sa mga bagay na ito, pananagutan ko ito." Sumagot ang mga tao, "Hindi po ninyo kami dinaya o ginipit man. Wala rin po kayong kinuhang anuman sa kahit kanino sa amin." Sinabi ni Samuel sa kanila, "Sa araw na ito, saksi ang Panginoon
at ang kanyang piniling hari na wala kayong maisusumbat sa akin. Sumagot ang mga tao, "Opo, saksi ang Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Ang Panginoon ang pumili kina Moises at Aaron na maging pinuno ng inyong mga ninuno. At siya rin ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Ngayon tumayo kayo sa presensya ng Panginoon dahil ipapaalala ko sa inyo ang mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno. Noong nasa Ehipto pa ang lahi ni Jacob, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Ipinadala ng Panginoon sina Moises at Aaron na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupaing ito. Pero kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos, kaya hinayaan ng Panginoon na matalo sila ni Sisera na commander ng mga sundalo ng Hazor, ng mga Filisteo at ng hari ng Moab. Humingi na naman sila ng tulong sa Panginoon at sinabi, 'Nagkasala kami, Panginoon. Tinalikuran namin kayo at sumamba sa imahe ni Baal at Ashtoreth. Pero ngayon, iligtas niyo po kami sa kamay ng mga kalaban namin at sasambahin namin kayo.' Pagkatapos, isinugo ng Panginoon sina Gideon, Barak, Jephtha at ako. At iniligtas namin kayo sa kamay ng mga kalaban ninyo na nasa paligid at namuhay kayo ng ligtas sa anumang kapahamakan. Pero nang salakayin kayo ni Haring Nahash ng mga Amunita, humingi kayo sa akin ng haring mamumuno sa inyo, kahit na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang hari ninyo. Narito na ngayon ang pinili ninyong hari. Tingnan ninyo, hiningi ninyo siya at ibinigay siya sa inyo ng Panginoon. Kung kayo at ang hari ninyo ay mamumuhay ng may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya at maglilingkod sa Kanya, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, parurusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tingnan ninyo ang kamanghamanghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Hindi ba't panahon ngayon ang pag-aani ng trigo at hindi umuulan? Pero mananalangin ako sa Panginoon na magpakulog at magpaulan. At nang mapag-isip-isip ninyo kung gaano kasama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon nang humingi kayo ng hari. Nanalangin nga si Samuel. At nang araw na iyon, nagpakulog at nagpaulan ng Panginoon. Pinagharian ang lahat ng tao na matinding takot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, "Ipanalangin niyo po kami sa Panginoon na iyong Diyos upang hindi kami mamatay dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari." Sumagot si Samuel, "Huwag kayong matakot. Kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ang Panginoon, kundi paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kayong susunod sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan. Hindi sila makakatulong o makakapagligtas sa inyo. Alang-alang sa kanyang pangalan, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Ikinalulugod niyang gawin kayong mga mamamayan niya. Tungkol naman sa akin, hindi ako titigil ng pananalangin sa Panginoon para sa inyo. Dahil kung magkaganoon, magkakasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayong mamuhay ng tama at matuwid. Pero dapat kayong magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Alalahanin ninyo ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa inyo. Pero kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, kayo at ang hari ninyo ay lilipulin." Sinaway ni Samuel si Saul. Ika-13 kabanata. Si Saul ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel. At naghari siya rito sa loob ng 42 taon. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki sa Israel para makipaglaban sa mga Filisteo. Ang mga hindi napili ay pinauwi niya. Isinama niya ang 2,000 sa Mikmash at sa kaburulan ng Bethel. At ang 1,000 naman ay pinasama niya sa anak niyang si Jonathan sa Gibeah, na sakop ng mga taga-Benjamin. Sinalakay ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Geba at nabalitaan ito ng iba pang Filisteo. Kaya iniutos ni Saul na patunugin ang trumpeta sa buong Israel bilang paghahanda ng mga Hebreyo sa digmaan. Nabalitaan ang mga Israelita na galit ang mga Filisteo sa kanila dahil sinalakay ni Saul ang kampo. Kaya nagtipon ang mga Israelita sa Gilgal kasama ni Saul. Nagtipon ang mga Filisteo para makipagdigma sa mga Israelita. Mayroon silang 3,000 karuwahe, 6,000 mga ngabayo,
at mga sundalo na kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Nagtipon sila at nagkampo sa Mikmash, sa silangan ng Beth Aven. Nang makita ng mga Israelita na nanganganib ang sitwasyon nila, nagtago sila sa mga kuweba, talahiban, mga batuhan, hukay at mga imbakan ng tubig. Ang iba sa kanila ay tumawid sa ilog ng Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga kasama niya. Naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya. Pero hindi dumating si Samuel. Nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisa ng mga kasama niya, sinabi niya, "Dalhin ninyo sa akin ang handog na sinusunog at ang handog para sa mabuting relasyon." At inialay ni Saul ang mga handog na sinusunog. Nang patapos na siya, dumating si Samuel. Sinalubong niya ito upang batiin pero nagtanong si Samuel, "Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Saul, "Nakita ko na unti-unting nag-aalisa ng mga kasama ko. At hindi ka dumating sa oras na sinabi mo. At nagtitipon na ang mga Filisteo sa Mikmash. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal at hindi pa nakakapaghandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa kanya. Kaya napilitan ako mag-alay ng handog na sinusunog." Sinabi ni Samuel, "Kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. Pero hindi na ito mangyayari, dahil nakakita na ang Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya, at ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan, dahil hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon." Pagkatapos, umalis si Samuel sa Gilgal at pumunta sa Gibeah na sakop ng Benjamin. Binilang ni Saul ang mga natira niyang tauhan, 600. Walang armas ang mga Israelita. Nagkampo si Saul, ang anak niyang si Jonathan at ang mga natitira pa niyang tauhan sa Geba na sakop ng Benjamin, habang ang mga Filisteo naman ay nagkakampo sa Mikmash. Nagtatlong grupo ang mga Filisteo sa kanilang pagsalakay. Ang isang grupo ay pumunta sa Ofra, sa lupain ng Shual. Ang isang grupo ay sa Beth Horon, at ang isa ay pumunta sa hangganan kung saan matatanaw ang lambak ng Zeboim na papunta sa disyerto. Nang mga panahong iyon, walang panday sa buong Israel. Hindi sila pinayagan ng mga Filisteo, dahil sinabi nila, baka gumawa ng mga espada at sibat ang mga Hebreyo. Kaya kinakailangan pa ng mga Israelitang pumunta sa mga Filisteo kung maghahasa sila ng kanilang talim ng araro, piko, palakol at karit, at mahalang singil sa kanila. Ang bayad sa pagpapahasa ng araro at piko ay 2 pirasong pila, at sa pagpapahasa ng palakol at talim ng pantaboy sa hayop ay 1 pirasong pilak. Kaya ng araw ng digmaan, wala ni isang sundalo sa Israel ang may espada at sibat, maliban kina Saul at Jonathan. Samantala, nagpadala ang mga Filisteo ng mga sundalo para bantayan ang daanan papuntang Mikmash. Sinalakay ni Jonathan ang mga Filisteo. 4 na kabanata. Isang araw, sinabi ni Jonathan sa binata na tagapagdala ng kanyang armas, "Halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteo." Pero hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Si Saul naman noon ay nasa ilalim ng punong pomegranata sa Migron na nasa labas ng Gibeah, at kasama ang 600 niyang tauhan sa dikalayuan. Naroon din ang paring si Ahia na nakasuot ng espesyal na damit ng pari. Si Ahia ay anak ni Ahitub na kapatid ni Ikabod. Si Ahitub ay anak ni Finehas na anak naman ni Eli na pari na naglingkod noon sa Shilo. Walang nakakaalam na umalis si Jonathan. May bangin sa magkabilang gilid ng dinadaanan ni Jonathan papunta sa kampo ng mga Filisteo. Ang isa'y tinatawag na Bozes, at ang isa'y tinatawag na Sene. Ang isa'y nasa gawing hilaga at nakaharap sa Mikmash, at ang isa'y nasa gawing timog at nakaharap sa Gibeah. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, "Puntahan natin ang kampo ng mga taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon, dahil walang makakapigil kung loloobin niyang magtagumpay tayo, kahit marami o kakaunti tayo." Sinabi ng tagapagdala niya ng armas, "Gawin niyo po ang anumang iniisip ninyo, kasama niyo ako kahit ano ang mangyari.
Sinabi ni Jonathan, "Tayo na, pupuntahan natin sila at magpapakita tayo sa kanila. Kung sasabihin nilang sila ang lalapit sa atin para makipaglaban, hindi na tayo aakyat pa sa kanila. Hihintayin na lang natin sila. Pero kung sasabihin nilang tayo ang lumapit, aakyat tayo dahil iyon ang tanda na ipapatalo sila sa atin ng Panginoon." Nang magpakita silang dalawa roon sa mga Filisteo, sumigaw ang mga Filisteo, "Tingnan ninyo ang mga Hebreyo! Naglalabasan na sila mula sa pinagtataguan nila." At sinigawan nila sina Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas, "Lumapit kayo rito nang maturuan namin kayo ng leksyon." Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, "Halika, sumunod ka sa akin dahil tutulungan tayo ng Panginoon na talunin sila ng Israel." Kaya gumapang si Jonathan paakyat, kasunod ang tagapagdala niya ng armas. Pinatay ni Jonathan ang mga Filisteo at ganoon din ang ginawa ng tagapagdala niya ng armas. Sa unang pagsalakay na ito, napatay nila ang 20 Filisteo at nagkalat ang mga bangkay ng mga ito sa kalahating ektaryang lupa roon. Natakot na matindi ang mga Filisteong nasa kampo, nasa bukid, at pati na ang mga sundalo nilang sasalakay. At lumindol kaya lalo pang tumindi ang takot nila. Doon sa Gibeya sa lupain ng Benjamin, nakita ng mga tagapagbantay ni Saul ang mga sundalong Filisteo na nagtatakbuhan papunta sa iba't ibang direksyon. Sinabi ni Saul sa mga tauhan niya, "Tipunin ninyo ang mga sundalo at tingnan kung sino ang nawawala." At nalaman nila na wala si Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas. Sinabi ni Saul kay Ahiya, "Dalhin dito ang kahon ng Diyos." Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ay nasa mga Israelita. Habang nakikipag-usap si Saul sa pari, lalo pang lumakas ang sigawan at kaguluhan sa kampo ng mga Filisteo. Kaya sinabi ni Saul kay Ahiya, "Hayaan mo na, itigil mo na iyan." Agad na tinipon ni Saul ang mga tauhan niya at sumugod sa digmaan. Nakita nila ang mga Filisteo na nagkakagulo at sila-sila ang nagpapatayan. Pati na ang mga Hebreyong dating kakampi ng mga Filisteo ay pumunta sa kampo ng mga Israelita at kumampi kina Saul at Jonathan. Nang makita ng lahat ng mga Israelitang nagtatago sa kaburulan ng Ephraim na nagsisitaka sa mga Filisteo, sumama na rin sila sa paghabol. Nang araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita at umabot pa ang digmaan hanggang sa Bet-Aven. Ang sumpa ni Saul. Nang araw na iyon, nanghina ang mga Israelita sa gutom dahil pinanumpa sila ni Saul na sinabi, "Sumpain ang sino mang kakain ng pagkain bago gumabi hanggat hindi pa ako nakakapaghiganti sa aking mga kalaban." Kaya walang kumain kahit isa sa kanila. Pumunta ang lahat ng sundalo sa kagubatan kung saan may mga pulot na tumutulo sa lupa. Hindi nila ito tinikman man lang dahil natatakot sila sa sumpa. Pero hindi narinig ni Jonathan na pinanumpa ng kanyang ama ang mga tao. Kaya isinawsaw niya ang dulo ng isang patpat sa pulot at kinain ito. Pagkakain niya, bumuti ang pakiramdam niya. Nakita siya ng isa sa mga tauhan at sinabi sa kanya, "Pinanumpa ng inyong ama ang buong hukbo na huwag kumain ngayong araw na ito, kaya hinanghina na kami." Sinabi ni Jonathan, "Hindi tama ang ginagawa niya sa bayan natin. Tingnan mo kung paano bumuti ang pakiramdam ko nang tumikim ako ng kaunting pulot. Ano pa kaya kung pinayagan silang kumain ng mga masasamsam natin sa ating mga kalaban? Siguro mas marami pa tayong napatay ng mga Filisteo." Nang araw na iyon, matapos talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo mula sa Mikmash hanggang sa Ayalon, napagod at nagutom sila ng husto. Kaya nagmamadali silang humuli ng mga tupa at baka na kanilang nasamsam, at doon mismo ay kinatay nila ang mga ito at kinain ang hindi inalisan ng dugo. May nagsabi kay Saul, "Tingnan niyo, nagkakasala sa Panginoon ang mga tauhan ninyo dahil kumain sila ng karneng may dugo pa." Sinabi ni Saul, "Isang malaking pagtataksil ito. Humanap kayo ng isang malaking bato at pagulungin niyo rito. At puntahan niyo ang mga tauhan ko at sabihan silang dalhin dito ang mga baka at tupa. Dito nila katayin at kainin ang mga ito. Sabihin niyo rin sa kanila na huwag silang magkasala sa Panginoon dahil sa pagkain ng karneng may dugo pa." Kaya nang gabing iyon, dinala ng mga tauhan ni Saul ang kanilang mga baka at tupa sa kanya
at doon kinatay. Gumawa naman si Saul ng altar para sa Panginoon. Ito ang unang altar na ginawa niya. Sinabi ni Saul, "Sasalakayin natin ngayong gabi ang mga Filisteo at tatalunin natin sila hanggang sa umaga. Sasamsamin natin ang mga ari-arian nila at papatayin silang lahat. Wala tayong ititirang buhay." Sumagot ang mga tao, "Gawin niyo po kung ano sa tingin niyo ang mabuti." Pero sinabi ng pari, "Tanungin muna natin ang Diyos tungkol sa bagay na ito." Kaya nagtanong si Saul sa Diyos, "Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Ipapatalo niyo ba sila sa amin?" Pero hindi sumagot ang Diyos ng araw na iyon. Kaya sinabi ni Saul sa mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel, "Magtipon kayong lahat dito. Kailangang malaman natin ang nagawa nating kasalanan sa araw na ito. Isinusumpa ko sa ngalan ng buhay na Panginoon na nagligtas sa mga Israelita, mamamatay ang nagkasala kahit na siya ang anak kong si Jonathan." Pero wala ni isa mang nagsalita sa mga Israelita. Sinabi pa niya sa lahat ng mga Israelita, "Tumayo kayo riyan at tatayo rin kami ng anak kong si Jonathan." Pumayag naman ang mga tao. Pagkatapos, nanalangin si Saul, "Panginoon Diyos ng Israel, ipaalam niyo po sa amin kung sino ang nagkasala." Sa pamamagitan ng palabunutan, sina Saul at Jonathan ang napiling nagkasala at hindi ang mga tao. Sinabi ni Saul, "Magpalabunutan naman tayo ngayon para malaman kung sino sa aming dalawa ni Jonathan ang nagkasala." At si Jonathan ang nabunot. Tinanong ni Saul si Jonathan, "Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Jonathan, "Isinausaw ko po ang dulo ng patpat ko sa pulot at kumain ako ng kaunti. Karapat dapat po ba akong mamatay?" Sinabi ni Saul, "Oo, dapat kang mamatay. Lubos sana akong parusahan ng Diyos kung hindi kita ipapatay." Pero sinabi ng mga tao kay Saul, "Si Jonathan po ang nagpanalo sa atin at ngayon papatayin natin siya? Hindi po maaari. Sumusumpa kami sa buhay na Panginoon na wala ni isa sa buhok niya ang mahuhulog sa lupa. Dahil ang Diyos po ang tumulong sa kanya sa ginawa niya sa araw na ito. At hindi nga pinatay si Jonathan dahil iniligtas siya ng mga Israelita." Ipinatigil na ni Saul ang paghabol sa mga Filisteo at bumalik na ang mga Filisteo sa kanilang lugar. Nang maghari si Saul sa Israel, nakipaglaban siya sa mga kalaban nila sa paligid. Ang mga kalaban niya ay ang mga Moabita, Ammonita, Edomita, hari ng mga Zobita at mga Filisteo. Natatalo niya ang sinumang makalaban niya. Buong tapang siyang nakipaglaban at natalo niya ang mga Amalekita. Sa pamamagitan nito, iniligtas niya ang mga Israelita sa kamay ng mga sumasalakay sa kanila at sumamsam ng kanilang mga ari-arian. Ang sambahayan ni Saul. Ang mga anak na lalaki ni Saul ay sina Jonathan, Ishvi at Malkishua. Si Merab naman ang kanyang panganay na babae at si Mikal ang bunsong babae. Ang asawa ni Saul ay si Ahinoam na anak ni Ahimaas. Ang pinuno ng kanyang hukbo ay ang pinsan niyang si Abner, anak ng tiyuhin niyang si Ner. Ang ama ni Saul na si Kish at ang ama ni Abner na si Ner ay magkapatid. Sila'y mga anak ni Abiel. Sa buong panahon ng paghahari ni Saul, naging matindi ang labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Kapag may nakikita si Saul na malakas at magiting na lalaki, ginagawa niya itong sundalo niya. Itinakwil ng Panginoon si Saul bilang hari. Ika-15 kabanata. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiram ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita. Lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno." Kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Telaim. May 200,000 sundalo ang nagtipon, bukod pa ang 10,000 mula sa Huda. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek
at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga Kineo, "Lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto." Kaya lumayo ang mga Kineo sa mga Amalekita. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita mula sa Havila hanggang sa Shur sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipon nila ng lubusan ang lahat ng Amalekita. Pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay, kundi binihag lang. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka pati ang mga anak nito. Ang lahat ng maiinam ay hindi nila nilipon. Pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipon nila ng lubusan. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko." Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, "Pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan, at pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal." Pinuntahan ni Samuel si Saul, at nang magkita sila, binati siya ni Saul. "Pagpalain ka sana ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon." Pero sinabi ni Samuel, "Kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Ang mga iyon ay ang pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat." Sinabi ni Samuel, "Tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Kahit na maliit ang tingin mo sa sarili noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng makasalanang Amalekita at labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Pero sinunod ko ang Panginoon, ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Binihag ko si Agag ang hari ng mga Amalekita at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasasakupan niya. Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan na nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos." Pero sumagot si Samuel, "Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari." Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon." Pero sinabi ni Samuel, "Hindi ako sasama sa iyo. Dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel." Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, "Inalis na sa iyo ngayon ng Panginoon ang kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba, sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ng isip." Sumagot si Saul, "Nagkasala ako. Nakikiusap ako. Parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mga mamamayan at ng buong Israel sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos." Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, "Dalhin mo sa akin si Agag na hari ng mga Amalekita." Tiwalang tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Iniisip niya na hindi na siya papatayin. Pero sinabi ni Samuel,
Kung paanong maraming ina ang nawalan ng anak dahil sa pagpatay mo, ngayon mawawalan din ng anak ang iyong ina. At pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Pagkatapos, bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibeya. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel. Pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel si Saul. Piniling maging hari si David. Ika-16 na kabanata. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, punuin mo ng langis ang iyong sisidlan na sungay at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari." Pero sinabi ni Samuel, "Paano ako makakapunta roon? Kapag nalaman ito ni Saul, tiyak na ipapapatay niya ako." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka sa Bethlehem at sabihin mo sa mga tao na pumunta ka roon para maghandog sa Panginoon. Imbitahin mo si Jesse na sumama sa paghahandog at tuturuan kita kung ano ang gagawin mo. Ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko para maging hari at papahiran mo ng langis ang kanyang ulo." Sinunod ni Samuel ang iniutos ng Panginoon. Pagdating niya sa Bethlehem, sinalubong siya ng mga tagapamahala ng bayan na nanginginig sa takot. Nagtanong sila, "Kapayapaan ba ang pakay mo sa pagpunta rito?" Sumagot si Samuel, "Oo, matiwasay akong pumunta rito para maghandog sa Panginoon. Maglinis kayo ng sarili ninyo sa pagharap sa Kanya at sumama kayo sa akin sa paghahandog." Pagkatapos, ginawa ni Samuel ang seremonya para linisin si Jesse at ang mga anak niya at inanyayahan din sila sa paghahandog. Pagdating nila, nakita ni Samuel si Eliab at naisip niya, siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso." Tinawag ni Jesse si Abinadab at pinapunta kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, "Hindi siya ang pinili ng Panginoon." Pagkatapos, pinapunta ni Jesse si Shama kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, "Hindi rin siya ang pinili ng Panginoon." Pinapunta ni Jesse kay Samuel ang 7 niyang mga anak na lalaki. Pero sinabi ni Samuel sa kanya, "Wala ni isa man sa kanila ang pinili ng Panginoon." Tinanong ni Samuel si Jesse, "Sila na bang lahat ang anak mo?" Sumagot si Jesse, "May isa pa ang bunso, pero nagpapastol siya ng mga tupa." Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo siya. Hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hanggat hindi siya dumarating." Kaya ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Magandang lalaki siya. Mamula-mula ang mukha at maganda ang mga mata. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, "Pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko." Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Naglingkod si David kay Saul. Umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Sinabi ng mga utusan ni Saul sa kanya, "Malinaw po na pinahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos. Kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marunong tumugtog ng alpa. At tuwing pahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos, tutugtugan po niya kayo ng alpa at bubuti na ang pakiramdam ninyo." Sinabi ni Saul sa kanyang mga utusan, "Sige, humanap kayo ng taong marunong tumugtog ng alpa at dalhin niyo siya sa akin." Sumagot ang isa sa kanyang mga utusan, "Nakita ko po na ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay makipaglaban. Magandang lalaki, mahusay magsalita at suma sa kanya ang Panginoon." Nagsugo si Saul ng mga mensahero kay Jesse para papuntahin sa kanya ang anak ni Jesse na si David na pastol ng mga tupa. Kaya pinapunta ni Jesse si David kay Saul na may dalang mga regalo
isang asno na may kargang tinapay, isang balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas, at isang batang kambing. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan siya ni Saul, kaya ginawa niyang tagapagdala ng armas si David. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Saul kay Jesse na nagsasabi, "Hayaan mong manatili rito si David para maglingkod sa akin, dahil natutuwa ako sa kanya." Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinapadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos, umaalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Si David at si Goliath. Ikalabimpitong kabanata. Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soko na sakop ng Huda para makipagdigma. Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soko at Azeka. Tinipon din ni Saul ang mga Israelita at nagkampo sila malapit sa lambak ng Ela. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay nasa isang burol, at ang mga Israelita naman ay nasa kabilang burol, nasa gitna nila ang lambak. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Filisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito'y tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita, "Kailangan niyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Filisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Ngayon may anak si Jesse na nagngangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem na mula sa lahi ni Ephraim sa lupain ng Huda. Matanda na si Jesse ng mga panahong iyon. May 8 siyang anak na lalaki. Ang 3 nakatatanda ay sumama kay Saul sa digmaan. Ang panganay na si Eliab, ang sumunod ay si Abinadab, at si Shama naman ang 3. Si David ang bunso sa magkakapatid. Habang kasama ni Saul sa digmaan ng 3, si David ay nagpapabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita araw at gabi. Isang araw, sinabi ni Jesse kay David, "Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng kukbo. Kumustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. Naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nagkikipaglaban sa mga Filisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita." Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa iniutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Maya-maya magkaharap na ang mga Israelita at mga Filisteo na handa ng maglaban. Iniwan ni David ang mga daladala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo at tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinumusta ang mga kapatid niya. Habang kinakausap niya sila, lumabas si Goliath, ang mahusay na mandirigma na tagagat, at pumunta sa unahan ng mga Filisteo at hinamon na naman niya ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelita si Goliath, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. Nag-usap-usap sila, "Nakita ba ninyo ang lalaking iyon na sumusugod para hamunin ang Israel? Bibigyan ang hari ng malaking gantimpala ang sino mang makakapatay sa kanya. Hindi lang iyan, ibibigay pa niya rito para maging asawa ang isa sa mga anak niyang babae, at ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis sa Israel."
Nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya. Sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, iyon nga ang gantimpala sa makakapatay kay Goliath. Nang marinig ito ni Eliab, ang nakakatandang kapatid ni David na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya. Sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa iilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka. Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Sinabi ni David, ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang ako. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba para linawin ang mga nalaman niya kanina. At ganoon din ang sagot na natanggap niya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David, kaya ipinatawag niya ito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Sumagot si Saul, hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Bata ka pa habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Pero sumagot si David, matagal na po ako nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. Sinabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na. Patnubayan ka sana ng Diyos. Ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay. Kaya hinuban niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Daladala ang kanyang tirador. Lumapit siya kay Goliath. Lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang daladala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay papakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumbas siya ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath. Kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Sumugod ang mga sundalo ng Israel at Huda na sumisigaw at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Shaaraim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ang mga Filisteo, nagsibalik sila at sinamsam ang mga naiwan sa kampo ng mga Filisteo. Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa Jerusalem at inilagay sa kanyang tolda ang mga armas ni Goliath.
Habang pinagmamasdan ni Saul si David na papalapit kay Goliath para makipaglaban, tinanong ni Saul si Abner na commander ng mga sundalo, "Abner, kaninong anak ang binatilyong iyan?" Sumagot si Abner, "Hindi ko po alam, mahal na hari." Sinabi ni Saul, "Alamin mo kung kanino siyang anak." Nang bumalik si David sa kampo nila matapos niyang mapatay si Goliath, dinalas siya ni Abner kay Saul. Bit-bit pa niya ang ulo ni Goliath. Tinanong siya ni Saul, "Kanino kang anak, binata?" Sumagot si David, "Anak po ako ng inyong lingkod na si Jesse na taga Bethlehem." Ang pagkakaibigan ni David at Jonathan. Ika-18 kabanata. Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonathan. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonathan si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David sa kanilang bahay. Sumumpa si Jonathan kay David na magiging magkaibigan sila sa habang panahon dahil mahal niya si David gaya ng kanyang sarili. At bilang patunay ng kanyang pangako, hinubad niya ang kanyang balabal at ibinigay kay David, kasama ang kanyang pamigkis, espada, pana at sinturon. Napagtagumpayan ni David ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng buong hukbo. Nagustuhan ito ng mga mamamayan, pati na rin ng mga opisyal ni Saul. Nainggit si Saul kay David. Nang pauwi na ang mga Israelita matapos mapatay ni David si Goliath, sinalubong si Saul ng mga babaeng mula sa lahat ng bayan ng Israel. Sumasayaw sila at umaawit na may tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang napatay ni Saul. Kay David naman ay tig sa 10,000. Nagalit si Saul nang mapakinggan niya ang awit nila. Naisip niya, "Sinasabi nilang tig sa 10,000 ang napatay ni David, pero ang sa akin ay libo-libo lang. Kulang na lang ay siya ang kilalanin nilang hari." Mula noon, binantayan na niyang mabuti si David dahil nagsiselos siya rito. Kinabukasan, pinasukan si Saul ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos at umastas siya na parang baliw sa loob ng kanilang bahay. Tumutugtog si David ng alpa gaya ng ginagawa niya bawat araw. May hawak noon na sibat si Saul at 2 beses niyang sinibat si David. Ang balak niya'y itusok si David sa dingding, pero nakailag si David at nakatakas. Natatakot si Saul kay David dahil sinasamahan ito ng Panginoon, samantalang siya na may pinabayaan na ng Panginoon. Kaya para malayo sa kanya si David, ginawa niya itong commander ng 1,000 sundalo at pinamunuan ito ni David ng buong lakas sa digmaan. Nagtagumpay si David sa lahat ng ginagawa niya dahil kasama niya ang Panginoon. Nang malaman ni Saul kung gaano katagumpay si David, lalo pa siyang natakot. Pero lalo namang napamahal ang buong Israel at Juda kay David dahil pinamumunuan niya sila sa mga labanan. Isang araw, sinabi ni Saul kay David, "Handa akong ibigay sa iyo ang panganay kong anak na si Merab bilang asawa mo. Pero kailangan mo munang patunayan sa akin na isa kang matapang na mandirigma sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa Panginoon." At sinabi ni Saul sa sarili niya, "Sa pamamagitan nito ay mapapatay si David ng mga Pilisteo at hindi na kailangang ako pa ang pumatay sa kanya." Pero sinabi ni David kay Saul, "Sino po ba ako at ang aking pamilya para maging manugang ng hari?" Nang dumating ang araw na ikakasal na si Merab kay David, ipinakasal na lang ni Saul si Merab kay Adriel na taga Mehola. Samantala, ang isa pang anak na babae ni Saul na si Mikal ay nagkagusto kay David. Nang malaman ito ni Saul, natuwa siya. Sinabi ni Saul sa kanyang sarili, "Ipakakasal ko si Mikal kay David at gagawin ko siyang paing para mapatay ng mga Filisteo si David." Kaya sinabi niya kay David, "May pagkakataon ka pa para maging manugang ko." Kinasabwat din ni Saul ang kanyang mga lingkod na makipag-usap ng lihim kay David at sabihin sa kanya, "Talagang gusto ka ng hari, pati na rin ng kanyang mga lingkod, kaya pumayag ka ng maging manugang niya." Nang sinabi nila ito kay David, sumagot siya, "Hindi ko makakayang magbayad sa hari para mapangasawa ko ang kanyang anak. Mahirap lang ako at galing sa isang hindi kilalang pamilya." Nang ibalita nila ito kay Saul, sinabi ni Saul, "Sabihin ninyo kay David na ang hinihingi ko lang na bayad sa pagpapakasal sa aking anak ay 100 balat ng pinagtulian ng mga Filisteo bilang paghihiganti sa aking mga kalaban."
Pero ang plano ni Saul ay mahulog si David sa kamay ng mga Filisteo. Nang sabihin ito ng mga lingkod ni Saul kay David, natuwa siya dahil gusto niyang maging manugang ng hari. Kaya bago pa sumapit ang itinakdang araw, sinalakay ni David at ng mga tauhan niya ang mga Filisteo at napatay nila ang 200 sa mga ito. Pagkatapos, kinuha nila ang mga balat ng pinagtulian ng mga Filisteo at dinala ang lahat ng ito sa hari. Kaya ibinigay ni Saul si Mikal kay David para maging asawa niya. Nang malaman ni Saul na pinapatnubayan ng Panginoon si David at nakita niya kung gaano kamahal ni Mikal si David, lalo pa siyang natakot kay David. At itinuring niyang kaaway si David habang nabubuhay siya. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Bawat labanan, mas nagiging matagumpay si David kaysa sa lahat ng opisyal ng hari. Kaya lalong nakilala ang pangalan ni David sa buong bayan. Tinangkang patayin ni Saul si David. 19 na kabanata. Minsan, sinabi ni Saul kay Jonathan at sa lahat ng lingkod niya na patayin si David. Pero mahal ni Jonathan si David, kaya binigyan niya ng babala si David. Sinabi niya, "Naghahanap ng pagkakataon ang aking ama para patayin ka. Kaya mag-ingat ka. Bukas maghanap ka ng mapagtataguan at huwag kang aalis doon. Dadalhin ko roon ang aking ama at kakausapin ko siya tungkol sa iyo. Pagkatapos sasabihin ko sa iyo ang napag-usapan namin." Kinaumagahan, kinausap ni Jonathan si Saul tungkol kay David doon sa bukid at pinuri niya ito sa harap ng kanyang ama. At sinabi, "Ama, huwag niyo pong saktan si David na inyong lingkod dahil wala siyang ginawang masama sa inyo. Nakagawa pa nga po siya ng malaking kabutihan sa inyo. Itinaya po niya ang kanyang buhay nang patayin niya ang Filisteo na si Goliath. At pinagtagumpay ng Panginoon ang buong Israel. Nasaksihan niyo ito at natuwa kayo. Pero bakit gusto niyo pang ipapatay ang isang inosenteng tao na katulad ni David nang walang dahilan?" Pinakinggan ni Saul si Jonathan at sumumpa siya sa pangalan ng Panginoon na buhay na hindi na niya ipapapatay si David. Ipinatawag ni Jonathan si David at sinabi niya rito ang lahat ng pinag-usapan nila ni Saul. Dinala ni Jonathan si David kay Saul at muling pinaglingkuran ni David si Saul gaya ng dati. Muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita at buong lakas na pinamunuan ni David ang mga tauhan niya sa pakikipaglaban. Sinalakay nila David ng buong lakas ang mga Filisteo kaya natalo ang mga ito at nagsitakas. Isang araw, habang nakaupo si Saul sa kanyang bahay at may hawak na sibat, sinaniban na naman siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Habang tumutugtog si David ng alpa, sinubukang itusok ni Saul si David sa dingding sa pamamagitan ng pagsibat dito, pero nakaiwas si David. Kinagabihan, tumakas si David. Nagpadala naman ang mga tauhan si Saul para magmanman sa bahay ni David at para patayin ito kinaumagahan. Pero binalaan si David ng kanyang asawang si Mikal, "Kung hindi ka tatakas ngayong gabi, papatayin ka bukas." Kaya tinulungan niya makababa si David sa bintana at tumakas si David. Kumuha naman si Mikal ng isang diyos-diyosan at inihiga sa kama. Kinumutan niya ito at binalot ng balahibo ng kambing ang ulo nito. Nang dumating ang mga taong ipinadala ni Saul para hulihin si David, sinabi sa kanila ni Mikal na may sakit ito at hindi kayang bumangon sa higaan. Nang ibinalita nila ito kay Saul, pinabalik sila ni Saul para tingnan nila mismo si David at sinabihan ng ganito, "Dalhin ninyo siya sa akin na nakahiga sa kanyang higaan para mapatay ko siya." Pero nang pumasok sila sa bahay ni David, nakita nila na ang nakahiga ay isang diyos-diyosan na may balahibo ng kambing sa ulo. Sinabi ni Saul kay Mikal, "Bakit mo ako niloko at pinatakas ang aking kaaway?" Sumagot si Mikal, "Sinabi niya sa akin na papatayin niya ako kapag hindi ko siya tinulungang makatakas." Nang makatakas si David, pumunta siya kay Samuel sa Rama at sinabi niya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila ni Samuel sa Nayot at doon nanirahan. Nabalitaan ni Saul na si David ay nasa Nayot sa Rama, kaya nagpadala siya ng mga tauhan para hulihin si David. Pagdating nila roon, nakita nila ang mga propetang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pinangungunahan ni Samuel. Pagkatapos, napuspos ng Espiritu ng Diyos ang mga tauhan ni Saul
at nagpahayag din sila ng mensahe ng Diyos. Nang marinig ni Saul ang nangyari, muli siyang nagpadala ng mga tauhan para hulihin si David. Pero pagdating nila doon, ganoon din ang nangyari. Nagpahayag din ang mga ito ng mensahe ng Diyos. Muling nagpadala si Saul ng mga tauhan sa ikatlong pagkakataon. Pero ganoon din ang nangyari sa mga ito. Sa bandang huli, si Saul na mismo ang pumunta sa Rama. Pagdating niya sa malaking balon ng Seku, nagtanong-tanong siya kung nasaan sina Samuel at David. Sinabi sa kanya na nasa Nayot sila. Kaya pumunta si Saul sa Nayot. Pero habang nasa daan, pinuspos rin siya ng Espiritu ng Diyos at nagpahayag din siya ng mensahe ng Diyos hanggang sa makarating siya sa Nayot. Nang naroon na siya, hinubad niya ang kanyang damit at nagpahayag ng mensahe ng Diyos sa harapan ni Samuel. Nahiga siya ng nakahubad buong araw at gabi. Ito ang dahilan kung bakit nagtatanong ang mga tao. Naging propeta na rin ba si Saul? Si David at si Jonathan. Ikadalawampung kabanata. Tumakas si David mula sa Nayot sa Rama at pumunta kay Jonathan at nagtanong, "Ano ba ang kasalanang nagawa ko sa iyong ama at gusto niya akong patayin?" Sumagot si Jonathan, "Hindi ka mamamatay. Sigurado akong wala siyang pinaplanong ganyan. Maliit man o malaking bagay, ipinapaalam ng ama ko sa akin lahat ng gagawin niya. Kung binabalak kanyang patayin, ipinaalam na sana niya ito sa akin, kaya hindi totoo yan." Pero sinabi ni David, "Alam na alam ng iyong ama ang tungkol sa pagkakaibigan natin, kaya minabuti niya na huwag nang ipaalam sa iyo ang plano niyang pagpatay sa akin, dahil baka masaktan ka lang. Pero tinitiyak ko sa iyo at sa harap ng presensya ng Panginoon na buhay na nasa panganib ang buhay ko." Sinabi ni Jonathan, "Kung ano man ang gusto mo, gagawin ko." Kaya sinabi ni David, "Bukas ay pista ng pagsisimula ng buwan, at gaya ng nakagawian, dapat akong kumain kasama ng iyong ama. Pero hayaan mo akong makaalis at magtago sa bukid hanggang sa gabi ng ikatlong araw. Kung hahanapin ako ng iyong ama, sabihin mo sa kanya na humingi ako ng pahintulot sa iyo na umuwi sa amin sa Bethlehem para makasama ko ang buong pamilya ko sa paghahandog na ginagawa nila taon-taon. Kapag hindi siya nagalit, ibig sabihin ako'y wala sa panganib. Pero kapag nagalit siya, alam mo nang binabalak niya akong patayin. Kaya kung maaari, tulungan mo ako. Gawin mo sa akin ang kabutihan ito, ayon sa napagkasunduan natin sa harap ng presensya ng Panginoon. Pero kung nagkasala man ako, ikaw na ang pumatay sa akin. Bakit mo pa ako ibibigay sa iyong ama?" Sumagot si Jonathan, "Hindi iyan mangyayari. Kung nalalaman ko na may balak ang aking ama na patayin ka, ipapaalam ko agad sa iyo." Nagtanong si David, "Paano ko malalaman kung galit o hindi ang iyong ama?" Sinabi ni Jonathan, "Sumama ka sa akin sa bukid." Kaya nagpunta sila roon. Sinabi ni Jonathan kay David, "Nangangako ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na bukas sa ganito ring oras o sa susunod na araw, makikipag-usap ako sa aking ama. At kung mabuti ang pakitungo niya tungkol sa iyo, ipapaalam ko sa iyo. Pero kung may balak ang aking ama na patayin ka at hindi ito ipinaalam sa iyo para makatakas ka, sana'y parusahan ako ng matindi ng Panginoon. Ngayon, samahan ka sana ng Panginoon gaya ng ginawa niya noon sa aking ama. At ipakita mo sana ang pagmamahal mo sa akin habang ako'y nabubuhay pa, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. At kung patay na ako, ipagpatuloy mo pa rin ang pagmamahal sa pamilya ko, kahit pa patayin ng Panginoon ang lahat ng kaaway mo." Kaya gumawa si Jonathan ng kasunduan sa pamilya ni David at sinabi niya, "Ibigay ka sana ng Panginoon sa iyong mga kaaway kapag hindi ka tumupad sa kasunduan natin." At pinasumpa ulit ni Jonathan si David ng pagmamahal sa kanya dahil mahal na mahal niya si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Pagkatapos sinabi niya kay David, "Bukas ay pista ng pagsisimula ng buwan at malalaman nila na wala ka roon dahil bakante ang upuan mo. Sa makalawa bago gumabi, pumunta ka sa dati mong pinagtaguan sa bukid. Maghintay ka roon sa may bato ng Ezel. Darating ako at papana ng 3 beses sa gilid ng bato na parang may pinapana ako. Pagkatapos uutusan ko ang isang bata na hanapin ang palaso. Kung sasabihin ko sa kanya na nasa gilid niya ang mga palaso, lumabas ka.
Tinitiyak ko sa iyo sa harap ng presensya ng Panginoon na buhay na wala kang dapat katakutang panganib. Pero kung sasabihin ko sa bata na nasa banda pa roon ang mga palaso, nangangahulugan ito na kailangan mong tumakas dahil pinapatakas ka ng Panginoon. Tungkol sa sumpaan natin, alalahanin mo na ang Panginoon ang ating saksi magpakailanman. Kaya nagtago si David sa bukid at nang dumating ang pista ng pagsisimula ng buwan, umupo si Haring Saul para kumain. Doon siya umupo sa dati niyang inuupuan sa tabi ng dingding. Si Jonathan naman ay naupo sa tapat niya at si Abner sa tabi niya. Pero bakante ang upuan ni David. Nang araw na iyon, hindi nagsalita si Saul tungkol sa pagkawala ni David dahil inisip niya na baka may nagawa si David na nagparumi sa kanya kaya hindi siya nakapunta. Pero nang sumunod na araw, ang ikalawang araw ng buwan, bakante pa rin ang upuan ni David. Kaya tinanong ni Saul si Jonathan, bakit hindi pumupunta rito si David na anak ni Jesse para makisalo sa atin kahapon at ngayon? Sumagot si Jonathan, nagpaalam po siya sa akin na uuwi muna siya sa Bethlehem. Sabi po kasi niya, inutusan ako ng kapatid ko na sumama muna ako sa aking pamilya na maghandog. Kaya humihingi ako ng pabor sa iyo. Payagan mo ako makita ang aking mga kapatid. Iyan po ang dahilan kung bakit hindi niyo siya kasalo. Galit na galit si Saul kay Jonathan. Sinabi niya, isa kang suwail na anak. Alam kong kinakampihan mo si David. Ipinahiya mo ang iyong sarili at ang iyong ina. Habang nabubuhay si David na anak ni Jesse, hindi ka magiging hari. Kaya kunin mo siya ngayon at dalhin sa akin. Dapat siyang mamatay. Nagtanong si Jonathan, bakit po ba kailangan siyang patayin? Ano po ba ang ginawa niya? Pero sa halip na sumagot, sinibat ni Saul si Jonathan para patayin. Kaya nalaman niya na desidido ang kanyang ama na patayin si David. Dahil sa sobrang galit, umalis sa hapagkainan si Jonathan at hindi na siya kumain ng araw na iyon dahil masamang-masama ang loob niya sa kahiyahiyang inasal ng kanyang ama kay David. Kinaumagahan, pumunta si Jonathan sa bukid para makipagkita kay David gaya ng napagkasunduan. May kasama siyang batang lalaki. Sinabi niya sa bata, tumakbo ka na at hanapin mo ang mga palasong ipapana ko. Kaya tumakbo ang bata at pumana si Jonathan sa unahan nito. Nang dumating ang bata sa lugar na binagsakan ng palaso, sumigaw si Jonathan, nasa banda pa roon ang mga palaso. Magmadali ka, pulutin mo. Pinulot ng bata ang mga palaso at bumalik sa kanyang amo. Walang kaalam-alam ang bata kung ano ang kahulugan ng mga pangyayari. Sina David at Jonathan lang ang nakakaalam. Pagkatapos, ibinigay ni Jonathan ang mga palaso sa bata at sinabi, dalhin mo ito pabalik sa bayan. Nang makaalis na ang bata, lumabas si David sa batong pinagtataguan niya at lumuhod sa harap ni Jonathan ng tatlong beses na ang mukha'y nakadikit sa lupa bilang paggalang. Niyakap nila ang isa't isa na kapwa umiiyak, pero mas malakas ang iyak ni David. Sinabi ni Jonathan kay David, sige, sana'y maging matiwasay ang iyong paglalakbay at sana'y tulungan tayo ng Panginoon na matupad ang mga sumpaan natin sa isa't isa hanggang sa mga magiging angkan natin. Lumakad na si David at si Jonathan na may bumalik sa bayan. Pumunta si David sa Nob, 21st kabanata. Pumunta si David sa Nob at tumuloy kay Ahimelech na siyang pari sa Nob. Nanginig sa takot si Ahimelech nang makita si David. Nagtanong siya, bakit nag-iisa ka lang? Sumagot si David, may iniutos sa akin ang hari at pinagbilinan niya ako na huwag ipagsasabi kahit kanino ang pakay ko rito. Ang mga tauhan ko na may sinabihan ko na magkita-kita na lang kami sa isang lugar. May pagkain ka ba rito? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong mayroon ka. Sumagot ang pari, wala na akong ordinaryong tinapay, pero mayroon ako ritong tinapay na inihandog. Maaari ko itong ibigay sa iyo at sa mga tauhan mo kung hindi sila sumiping sa kahit sinong babae nitong mga huling araw. Sumagot si David, hindi kami sumisiping sa mga babae kapag may misyon kami. Kahit na ordinaryong misyon lang ang gagawin namin, kailangang malinis kami. Ano pa kaya ngayon na mahalaga ang misyong ito? At dahil nga walang ordinaryong tinapay, ibinigay sa kanya ng pari ang tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos. Ito'y kinuha mula sa banal na mesa at pinalitan ng bagong tinapay ng araw ding iyon.
Nang araw na iyon, naroon ang alipin ni Saul na si Doeg na taga Edom. Siya ang punong tagapangalaga ng mga hayop ni Saul. Naroon siya dahil may tinutupad siyang panata sa Panginoon. Tinanong ni David si Ahimelech, "Mayroon ka bang espada o sibat dito?" "Hindi ako nakapagdala ng aking espada o kahit anumang armas dahil madalian ang utos ng hari." Sumagot ang pari, "Narito ang espada ng Pilisteyong si Goliath na pinatay mo sa lambak ng Ela. Nakabalot ito sa tela at nasa likod ng espesyal na damit ng mga pari. Kunin mo kung gusto mo. Wala nang iba pang espada rito kundi iyon lang." Sinabi ni David, "Ibigay mo iyon sa akin. Wala nang ibang kapareho iyon." Nang araw na iyon, tumakas si David kay Saul at pumunta kay Haring Akish ng Gat. Sinabi ng mga opisyal ng hari sa kanya, "Hindi ba't ito si David ang nagahari sa lugar nila? Hindi ba't siya ang pinararangalan ng mga kababaihan habang sumasayaw sila at umaawit ng 1,000 ang napatay ni Saul, tigsa 10,000 naman ang kay David?" Inisip ni David ang sinabi nila at natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akish ng Gat. Kaya nagkunwari siyang baliw. Pinagkakalmot niya ang mga dingding ng lungsod at pinatulo ang laway niya sa kanyang balbas. Sinabi ni Akish sa kanyang mga opisyal, "Tingnan niyo, baliw ang taong ito. Bakit ninyo siya dinala sa akin? Marami na ang baliw na gaya niya rito. Bakit niyo pa dinala sa pamamahay ko ang taong iyan para umasal ng ganyan sa aking harapan?" Si David sa Adulam at Mizpa, 22 kabanata. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot sa 400 ang kanilang bilang, at si David ang naging pinuno nila. Mula rito pumunta si David sa Mizpa, na sakop ng Moab, at sinabi niya sa hari ng Moab, "Nakikiusap ako na payagan ninyo na dito muna manirahan ang aking mga magulang, hanggat hindi ko pa natitiyak kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin." Pumayag ang hari, kaya iniwan niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab habang nandoon siya sa matatag na kublihan. Isang araw, sinabi ni Propeta Gad kay David, "Umalis ka na rito sa pinagtataguan mo at pumunta ka sa Huda." Umalis nga si David at pumunta sa kagubatan ng Heret. Ang pagpatay sa mga pari ng Nob. Nabalitaan ni Saul na nahanap na si David at ang kanyang mga tauhan. Nakaupo noon si Saul sa ilalim ng puno ng tamarisko, doon sa burol ng Gibea. May hawak siyang sibat at nakapalibot sa kanya ang kanyang mga opisyal. Sinabi ni Saul sa kanila, "Makinig kayo mga taga Benjamin. Pinangakuan ba kayo ni David na bibigyan kayo ng bukid at ubasan? Pinangakuan ba niya kayong gagawin kayong commander ng mga sundalo? Iyan ba ang dahilan kung bakit nakipagsabuatan kayo sa kanya laban sa akin? Wala ni isa man sa inyo ang nagsabi sa akin na gumawa ng kasunduan kay David, ang anak kong si Jonathan. Hindi man lang kayo nag-alala para sa akin, dahil hindi ninyo sinabi sa akin na inudyukan ng aking anak ang lingkod kong si David, na patayin ako gaya ng plano niya ngayon." Isa sa mga nakatayo kasama ng mga opisyal ni Saul ay si Doeg, na taga Edom. Sinabi niya kay Saul, "Noong naroon po ako sa Nob, nakita ko si David na pumunta kay Ahimelech na anak ni Ahitub. Tinanong ni Ahimelech sa Panginoon kung ano ang dapat gawin ni David at binigyan pa po niya ito ng makakain at ibinigay din po ang espada ng Filisteyong si Goliath." Ipinatawag ni Saul ang paring si Ahimelech na anak ni Ahitub at ang buon niyang pamilya ng mga pari sa Nob. Pagdating nila ay sinabi ni Saul, "Makinig ka sa akin anak ni Ahitub." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul sa kanya, "Bakit ka nakipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain at espada? Bakit nagtanong ka pa sa Diyos para sa kanya? Hindi mo ba alam na nagre-rebelde siya sa akin at binabalak niya akong patayin?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba't si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong lingkod? Bukod pa roon, siya po ang kapitan ng mga gwardiya ninyo at iginagalang siya sa inyong sambahayan. Opo, nagtanong ako sa Diyos para sa kanya, pero matagal ko na itong ginagawa sa kanya noon pa.
Nakikiusap po ako. Huwag ninyo akong akusahan, pati na ang sambahayan ko sa bagay na ito, dahil wala akong nalalaman sa mga plano niya laban sa inyo. Pero sinabi ng hari, siguradong mamamatay ka, Ahimelech, kasama ang buong mong pamilya. Inutusan ni Saul ang mga gwardya sa kanyang tabi. Patayin ninyo ang mga paring ito ng Panginoon, dahil nakipagsabwatan sila kay David. Alam nilang tumakas si David mula sa akin, pero hindi nila sinabi sa akin. Pero hindi ginalaw ng mga opisyal ng hari ang mga pari ng Panginoon. Kaya si Doeg na lang ang inutusan ng hari na pumatay sa mga pari. At pinatay naman sila ni Doeg. Nang araw na iyon, 85 pari ang pinatay ni Doeg. Ipinapatay din ni Saul ang lahat ng nakatira sa Nob, ang bayan ng mga pari, ang mga lalaki, babae, kabataan, sanggol, baka, asno at mga tupa. Pero nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech at sumama kay David. Sinabi niya kay David na ipinapatay ni Saul ang mga pari ng Panginoon. Sinabi ni David kay Abiatar, nang makita ko noon si Doeg nang pumunta ako kay Ahimelech, alam ko nang magsusumbong siya kay Saul. Kaya pananagutan ko ang pagkamatay ng buong sambahayan mo. Sumama ka na lang sa akin, dahil iisa lang ang gustong pumatay sa iyo at sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ka mapapahamak kapag kasama mo ako. Iniligtas ni David ang bayan ng Keilah. 23 kabanata. Isang araw, ibinalita kay David na sinasalakay ng mga Filisteo ang Keilah at sinasamsam ang mga trigo sa giikan. Nagtanong si David sa Panginoon, sasalakayin ko po ba ang mga Filisteo? Sumagot ang Panginoon, sige, salakayin mo sila at iligtas mo ang Keilah. Pero sinabi ng mga tauhan ni David, dito pa nga lang po sa Huda ay natatakot na kami, lalo pa kaya kung pupunta kami sa Keilah para makipaglaban sa mga Filisteo. Muling nagtanong si David sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Keilah dahil pagtatagumpayin ko kayo laban sa Filisteo. Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Keilah para makipaglaban sa mga Filisteo. Maraming Filisteo ang napatay nila. Kinuha nila ang mga hayop nito at nailigtas nila ang mga taga-Keilah. Nang tumakas si Abiatar at pumunta kay David sa Keilah, dinala niya ang espesyal na damit ng mga pari. Tinugis ni Saul si David. May nagsabi kay Saul na si David ay pumunta sa Keilah. Kaya sinabi ni Saul, ibinigay na siya ng Diyos sa akin para na niyang ibinilanggo ang kanyang sarili sa pagpasok sa bayan na napapalibutan ng pader. Tinipon ni Saul ang lahat ng tauhan niya para pumunta sa Keilah at lusubin si David at ang mga tauhan niya. Nang malaman ni David ang plano ni Saul, sinabihan niya ang paring si Abiatar na kunin ang espesyal na damit ng mga pari. Nanalangin si David, O Panginoon Diyos ng Israel, nabalitaan po ng inyong lingkod na nagpaplano si Saul na pumunta rito sa Keilah para wasakin ang bayang ito dahil sa akin. Pupunta po ba talaga rito si Saul gaya ng narinig ko? Ibibigay po ba ako ng mga mamamayan ng Keilah kay Saul? O Panginoong Diyos ng Israel, sagutin po ninyo ang inyong lingkod. Sumagot ang Panginoon, Oo, pupunta siya rito. Muling nagtanong si David, ako at ang aking mga tauhan ba ay ipapaubaya ng mga mamamayan ng Keilah sa kamay ni Saul? Sumagot ang Panginoon, Oo, ipapaubaya nila kayo. Kaya umalis si David sa Keilah kasama ang kanyang 600 na tauhan at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas na si David mula sa Keilah, hindi na siya pumunta roon. Nagtago si David sa mga kuta sa ilang at sa kaburulan ng disyerto ng Ziph. Araw-araw ay hinahanap siya ni Saul, pero hindi siya ibinigay ng Diyos kay Saul. Isang araw, habang naroon pa si David sa Hores sa disyerto ng Ziph, nabalitaan niya na pumunta roon si Saul para patayin siya. Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalatayan niya sa Diyos. Sinabi ni Jonathan, huwag kang matakot, hindi ka magagalaw ng aking ama. Nalalaman ng aking ama na magiging hari ka ng Israel at magiging pangalawa lang ako sa iyo. Gumawa silang dalawa ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. At pagkatapos, umuwi na si Jonathan, pero nagpaiwan si David sa Hores. Ngayon, may mga taga-Ziph na pumunta kay Saul sa Gibeah at nagsabi,
Nagtatago po si David sa amin doon sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng Jeshimon. Kaya mahal na hari, pumunta po kayo roon anumang oras na gustuhin ninyo at kami na ang bahala. Ibibigay namin sa inyo si David. Sumagot si Saul, pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pag-aalala ninyo sa akin. Lumakad na kayo at tiyakin ninyo kung saan siya pumupunta at kung sino ang nakakita sa kanya roon. Dahil alam kong napakatuso niya. Alamin ninyo kung saan siya pwedeng magtago at bumalik kayo rito kapag sigurado na kayo. Pagkatapos, sasama ako sa inyo. At kung naroon pa siya, hahanapin ko siya kahit saan sa lupain ng Huda. Kaya nauna sila kay Saul papuntang Zik. Samantala, si David at ang kanyang mga tauhan ay nasa disyerto ng Maon sa Araba, sa gawing timog ng Jeshimon. Pagdating ni Saul at ng mga tauhan niya sa Zik, hinanap nila si David. Nang malaman ito ni David, nagtago siya sa malaking bato sa disyerto ng Maon at doon siya nanirahan. Nang mabalitaan ito ni Saul, pumunta siya sa disyerto ng Maon para hanapin si David. Habang sina Saul at ang mga tauhan niya ay nasa kabilang gilid ng bundok, sina David at ang mga tauhan naman niya ay nasa kabilang gilid at nagmamadaling makalayo kay Saul. Nang malapit na silang maabutan ni Saul at ng kanyang mga tauhan, dumating ang isang mensahero at sinabi kay Saul, bumalik po muna kayo dahil sinasalakay ng mga Filisteo ang ating bayan. Kaya tumigil si Saul sa paghabol kina David at bumalik para labanan ang mga Filisteo. At dahil sa lugar na iyon naghiwalay si David at si Saul, tinawag ang lugar na iyon na Batong Pinaghiwalayan. Mula roon, dumiretso si David sa mga kuta ng En-Gedi at doon nagtago. Hindi pinatay ni David si Saul. Ika-24 na kabanata. Nang bumalik si Saul mula sa pakikipaglaban sa mga Filisteo, sinabi sa kanya na naroon si David sa disyerto ng En-Gedi. Kaya pumili si Saul ng 3,000 tao galing sa buong Israel at lumakad sila para hanapin si David malapit sa mabatong lugar na tinitirhan ng maiilap na kambing. Nakarating si Saul sa kulungan ng mga tupa sa tabi ng daan kung saan may kuweba roon. Pumasok siya sa loob ng kuweba at doon dumumi. Doon pala sa kaloob-loobang bahagi ng kuweba nagtatago si David at ang mga tauhan niya. Sinabi ng mga tauhan ni David, dumating na ang panahong sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo ang iyong kaaway at ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si David kay Saul at pumutol ng kapirasong tela sa laylayan ng damit nito nang hindi nito namamalayan. Pero nakonsyensya si David dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na gawan ko na masama ang aking hari, ang hinirang ng Panginoon na maging hari. Sa sinabing ito ni David, sinaway niya ang kanyang mga tauhan at hindi niya sila pinayagang salakayin si Saul. Umalis si Saul at nagpatuloy sa paglalakbay. Maya-maya lumabas ng kuweba si David at tinawag si Saul, mahal na hari! Nang lumingon si Saul, nagpatira pa si David sa kanyang harapan bilang paggalang. At sinabi niya kay Saul, bakit kayo naniniwala sa mga taong nagsasabi na nagbabalak akong patayin kayo? Sa araw na ito, nakita niyo kung paano kayo ibinigay ng Panginoon sa aking mga kamay doon sa loob ng kuweba. Sinabi sa akin ng iba kong mga tauhan na patayin kayo, pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sasaktan ang aking hari dahil pinili siya ng Panginoon na maging hari. Ama ko, tingnan ninyo ang kapirasong tela na hawak ko. Galing ito sa laylayan ng damit ninyo. Pinutol ko ito pero hindi ko kayo pinatay. Nagpapatunay ito na wala akong masamang plano o pagre-rebelde laban sa inyo. Wala akong kasalanan sa inyo. Pero tinutubis niyo ako para patayin. Ang Panginoon sana ang humatol sa ating dalawa at parusahan kayo ng Panginoon sa mga ginagawa niyo sa akin. Pero wala akong gagawing masama sa inyo. Sabi nga ng kasabihan, ang masamang tao lang ang gumagawa ng masama. Kaya hindi ko kayo gagawa ng masama. Sino po ba ako at hinahabol ako ng hari ng Israel? Katulad lang ako ng isang patay na aso o isang pulgas. Ang Panginoon sana ang humatol at magdesisyon kung sino po ang may kasalanan sa ating dalawa. Sana'y mapansin niya at matugunan ang usaping ito at mailigtas ako mula sa iyong mga kamay. Matapos magsalita ni David, sinabi ni Saul,
Ikaw ba iyan, David, anak ko? At humagulgol si Saul. Sinabi pa niya, mas matuwid ka kaysa sa aking. Masama ang trato ko sa iyo, pero mabuti ang iginanti mo sa aking. Sa araw na ito, ipinakita mo ang iyong kabutihan. Ibinigay ako ng Panginoon sa mga kamay mo para patayin, pero hindi mo ito ginawa. Ang iba'y hindi pinababayaang makatakas ang kanilang kaaway kapag nakita na nila ito. Gantimpalaan ka sana ng Panginoon sa kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Tinatanggap ko na ngayon, ikaw na ang magiging hari at ang kaharian ng Israel ay magiging matatag sa ilalim ng iyong pamumuno. Ngayon mangako ka sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo papatayin ang aking angkan para hindi mawala ang pangalan ng pamilya ko. Kaya sumumpa si David kay Saul. Pagkatapos, umuwi si Saul. Pero si David at ang mga tauhan niya'y bumalik sa pinagtataguan nila. Sina David, Nabal at Abigail. 25 kabanata. Lumipas ang panahon at namatay si Samuel. Nagtipon ang buong Israel at ipinagluksa ang pagkamatay niya. Inilibing siya sa kanyang tirahan sa Rama. Pagkatapos nito, lumipat si David sa disyerto ng Maon. Doon sa Maon, may isang tao na napakayaman at may lupain sa Carmel. Mayroon siyang 1,000 kambing at 3,000 tupa na kanyang pinapagupitan sa Carmel. Ang pangalan ng taong ito ay Nabal at mula siya sa angkan ni Caleb. Ang asawa naman niya ay si Abigail. Matalino at maganda si Abigail. Pero si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Habang nasa ilang si David, nabalitaan niya na pinapagupitan na ni Nabal ang kanyang mga tupa. Kaya nagpadala siya ng 10 tao sa Carmel na dala ang mensaheng ito para kay Nabal. Biyayaan ka sana ng mahabang buhay. Maging masagana sana ang buo mong sambahayan at ang lahat ng pag-aari mo. Nabalitaan ko na nagpapagupit ka ng iyong mga tupa. Nang nakasama namin ang mga pastol mo sa Carmel, hindi namin sila sinaktan at walang anumang nawala sa kanila. Tanungin mo sila at sasabihin nila ang totoo. Ngayon nakikiusap ako na pakitaan mo ng kabutihan ang mga tauhan ko, dahil pista ngayon. Ituring mo akong anak at ang mga alipin ko bilang iyong alipin. Pakibigay sa amin ang anumang gusto mong ibigay. Pagdating ng mga tauhan ni David kay Nabal, ipinaabot nila ang mensahe ni David at naghintay. Tinanggihan ni Nabal si David. Sino ba ang David na ito na anak ni Jesse? Sa panahon ngayon, maraming alipin ang tumatakas sa kanilang mga amo. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang tinapay, tubig, at karneng para sa mga manggugupit na mga tupa ko? Gayong hindi ko nga alam kung saan lupalop kayo nang galing. Bumalik ang mga tauhan ni David at isinalaysay ang lahat ng sinabi ni Nabal. Nang marinig niya ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Isukbit ninyo ang inyong mga espada." Kaya isinukbit ng mga tauhan niya ang kanilang mga espada. At ganoon din ang ginawa ni David. Mga 400 tao ang sumama kay David at 200 ang naiwan para bantayan ang mga kagamitan. Isa sa mga alipin ni Nabal ang nagsabi kay Abigail na kanyang asawa, "Nagsugo si David ng mga mensahero rito galing sa disyerto para kumustahin ang amo naming si Nabal, pero ininsulto pa niya sila. Mabuti ang mga taong iyon sa amin. Hindi nila kami ginawa ng anumang masama. Sa buong panahon na naroon kami sa bukid malapit sa kanila, walang anumang nawala sa amin. Binantayan nila kami araw at gabi habang nagbabantay kami ng mga tupa. Pag-isipan mong mabuti ang nararapat mong gawin dahil mapapahamak ang asawa mo at ang kanyang buong sambahayan. Napakasama niyang tao, kaya walang nangangahas na makipag-usap sa kanya." Walang sinayang na oras si Abigail. Nagpakuha siya ng 200 tinapay, 2 balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas, 5 kinatay na tupa, 1 sako ng binusang trigo, 100 dakot ng pasas, at 200 dakot ng igos. Pagkatapos, ipinakarga niya ito sa mga asno at sinabi sa kanyang mga utusan, "Mauna na kayo, susunod na lang ako." Pero hindi niya ito ipinaalam sa asawa niyang si Nabal. Habang nakasakay si Abigail sa kanyang asno at paliko na sa gilid ng bundok, nakita niyang padating naman si David at ang mga tauhan nito. Samantala, sinasabi ni David, "Walang saysay ang pagbabantay natin sa mga ari-arian ni Nabal sa disyerto para walang mawala sa mga ito. Masama pa ang iginanti niya sa mga kabutihang ginawa natin. Parusahan sana ako ng Diyos ng napakatindi
kapag may itinara pa akong buhay na lalaki sa sambahayan niya pagdating ng umaga. Nang makita ni Abigail si David, dali-dali siyang bumaba sa kanyang asno at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang. Sinabi niya, "Pakiusap po, pakinggan niyo ako. Inaako ko na po ang pagkakamali ng aking asawa. Huwag niyo na pong pag-aksayahan ng panahon si Nabal, napakasama niyang tao. Nababagay lang sa kanya ang pangalan niyang Nabal, na ang ibig sabihin ay hangal. Ipagpaumanhin niyo po, pero hindi ko nakita ang mga mensaherong pinapunta niyo kay Nabal. Ngayon po niloob ng Panginoon na hindi matuloy ang paghihiganti at pagpatay ninyo para hindi madungisan ang inyong mga kamay. Sa kapangyarihan ng buhay na Panginoon at ng buhay niyo, naway matulad kay Nabal ang kahihinatnan ng inyong mga kaaway at ng lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo. Kaya kung maaari, tanggapin ninyo ang mga regalong ito na dinala ko para sa inyo at sa inyong mga tauhan. Patawarin niyo po sana ako kung mayroon man akong mga pagkukulang. Nakakatiyak ako na gagawin kayong hari ng Panginoon at magpapatuloy ang paghahari ninyo sa lahat ng inyong salinlahi dahil nakikipaglaban kayo para sa Kanya. Wala sanang makakapanaig na kasamaan sa inyo habang kayo'y nabubuhay. Kahit may humahabol sa inyo para patayin kayo, iingatan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ililigtas kayo ng Kanyang mga kamay tulad ng pag-iingat ng isang tao sa isang mamahaling bagay. Pero ang inyong mga kaaway ay ihahagis na parang bato na ibinala sa tirador. Kapag natupad na ang lahat ng kabutihang ipinangako sa inyo ng Panginoon at maging hari na kayo ng Israel, hindi kayo uusigin ng inyong konsensya dahil hindi kayo naghiganti at pumatay ng walang sapat na dahilan. At kapag pinagtagumpay na kayo ng Panginoon, nakikiusap ako na huwag niyo po akong kalimutan na inyong lingkod. Sinabi ni David kay Abigail, "Purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel na nagpadala sa iyo ngayong araw na ito para makipagkita sa akin. Salamat sa Diyos sa mabuti mong pagpapasya dahil dito iniwas mo ako sa paghihiganti at pagpatay. Kung hindi ka nagmadaling makipagkita sa akin, wala sanang matitirang buhay na lalaki sa sambahayan ni Nabal bukas ng umaga. Isinumpa ko iyan sa buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pumigil sa akin sa paggawa sa iyo ng masama." Tinanggap ni David ang mga regalo ni Abigail at sinabi, "Umuwi ka na at huwag ka nang mag-alala. Gagawin ko ang mga sinabi mo." Nang dumating si Abigail sa bahay nila, nagdiriwang sila Nabal na parang pista sa kaharian. Sobrang saya ni Nabal at lasing na lasing, kaya hindi na niya sinabi rito hanggang umaga ang pakikipagkita niya kay David. Kinaumagahan, nang wala na ang pagkalasing nito, sinabi sa kanya ni Abigail ang nangyari. Inatake siya sa puso at hindi na nakagalaw. Pagkaraan ng 10 araw, pinalala ng Panginoon ang kalagayan niya at siya'y namatay. Nang mabalitaan ni David na patay na si Nabal, sinabi niya, "Purihin ang Panginoon. Siya ang gumanti kay Nabal dahil sa pang-iinsulto niya sa akin. Hindi na niya hinayaang ako pa ang gumawa noon. Pinarusahan niya si Nabal sa masama niyang ginawa sa akin." Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si David kay Abigail na hinihiling niya na maging asawa niya ito. Pagdating ng mga mensahero sa Carmel, sinabi nila kay Abigail, "Pinapunta kami ni David sa iyo upang sunduin ka at gawing asawa niya." Lumuhod si Abigail at sinabi, "Pumapayag ako. Handa akong paglingkuran siya, pati na ang kanyang mga alipin." Dali-daling sumakay si Abigail sa asno at sumama sa mga mensahero ni David. Kasama niya ang 5 niyang aliping babae at naging asawa siya ni David. Pinakasalan din ni David si Ahinoam na taga Jezreel at 2 silang naging asawa ni David. Ang unang asawa ni David na si Mikal ay ibinigay ni Saul kay Paltiel na anak ni Laish na taga Galim. Muling kinaawaan ni David si Saul. 26 na kabanata. Isang araw, may pumuntang mga taga Zif kay Saul sa Gibeya at nagsabi, "Nagtatago po si David sa kaburulan ng Hakila na nasa harap ng Jeshimon." Kaya umalis si Saul patungo sa ilang ng Zif kasama ang 3,000 na kanyang piniling tauhan mula sa Israel para hanapin si David. Nagkampo sila sa tabi ng daan sa kaburulan ng Hakila na nasa harap ng Jeshimon. Si David ay nagtatago sa disyerto. Nang mabalitaan ni David na nasundan siya doon ni Saul,
nagpadala siya ng mga espiya at nalaman niyang dumating nga si Saul. Pagkatapos naghanda si David at pumunta sa kampo ni Saul. Nakita niya si Saul at si Abner na anak ni Ner na pinuno ng hukbo ng mga sundalo. Napapalibutan si Saul ng mga sundalo na natutulog. Tinanong ni David si Ahimelech na Heteo at si Abishai na anak ni Zeruiah at kapatid ni Joab. Sino sa inyo ang sasama sa akin para pumasok sa kampo ni Saul? Sumagot si Abishai, ako po, sasama ako sa inyo. Kaya pinasok ni na David at Abishai ang kampo ni Saul at natagpuan nila itong natutulog na ang sibat ay nakatusok sa lupa sa ulunan ni Saul. Sinabi ni Abishai kay David, sa araw na ito, ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang tagumpay laban sa inyong kaaway. Payagan niyo akong saksakin siya ng sibat na iyon at nang mabaon hanggang sa lupa. Isang saksak ko lang sa kanya at hindi na kailangang ulitin. Pero sinabi ni David kay Abishai, huwag mo siyang patayin. Parurusahan ng Panginoon ang sino mang papatay sa kanyang piniling hari. Sinisiguro ko sa iyo sa presensya ng buhay na Panginoon na ang Panginoon mismo ang papatay sa kanya. O mamamatay siya sa digmaan o dahil sa katandaan. Pero huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na ako ang pumatay sa kaniyang piniling hari. Kunin na lang natin ang sibat at ang lalagyan niya ng tubig na nasa kanyang ulunan at umalis na tayo. Kaya kinuha ni David ang sibat at ang lalagyan ng tubig na nasa ulunan ni Saul at umalis na sila. Nakaalis sila nang walang nakakaalam o nakakakita sa nangyari. Walang nagising sa kanila dahil pinahinding ng Panginoon ang kanilang pagtulog. Pagkatapos, umakyat sina David sa burol na nasa kabilang gilid ng kampo hanggang sa di kalayuan. Sumigaw si David kay Abner na anak ni Ner at sa mga kasama niyang sundalo. Abner, naririnig mo ba ako? Sumagot si Abner, sino ka? Ano ang kailangan mo sa hari? Sumagot si David, hindi ba't ikaw ang pinakamagiting na lalaki sa buong Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang hari na iyong amo? May nakapasok diyan para patayin siya. Hindi tamang pabayaan mo ang hari. Isinusumpa ko sa buhay na Panginoon, dapat kang mamatay pati na ang mga tauhan mo. Dahil hindi ninyo binantayan ang inyong amo, ang haring pinili ng Panginoon. Tingnan niyo nga kung makikita pa ninyo ang sibat at lalagyan ng tubig na nasa ulunan niya. Nakilala ni Saul ang boses ni David. Kaya sinabi niya, David, anak, ikaw ba iyan? Sumagot si David, ako nga po, mahal na hari. Bakit ninyo hinahabol ang inyong lingkod? Ano ba ang ginawa kong masama? Mahal na hari, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang Panginoon ang nag-udyok sa inyo para patayin ako, tanggapin sana niya ang aking handog. Pero kung galing lang ito sa tao, sumpain sana sila ng Panginoon. Dahil itinaboy nila ako mula sa aking tahanan at inutusang sumamba sa ibang mga Diyos. Huwag sanang ipahintulot na mamatay ako sa ibang lupain na malayo sa Panginoon. Bakit ako pinag-aaksayahang habulin ng hari ng Israel, gayong tulad lang ako ng pulgas? Bakit ninyo ako hinahabol na gaya lang ng ibon sa kabundukan? Sinabi ni Saul, nagkasala ako. Bumalik ka na, David, anak ko. At hindi ko natatangkaing saktan ka dahil hindi mo ako pinatay ngayong araw na ito. Naging isa akong hangal dahil sa ginawa ko. Napakalaki ng aking kasalanan. Sumagot si David, narito na ang sibat ninyo. Ipakuha ninyo sa inyong tauhan. May gantimpala ang Panginoon sa mga taong matapat at gumagawa ng matuwid. Ibinigay kayo ng Panginoon sa aking mga kamay sa araw na ito. Pero tumanggi akong patayin kayo dahil kayo ang piniling hari ng Panginoon. Binigyan ko ng halaga ang buhay ninyo ngayon. At sana'y bigyan din ang halaga ng Panginoon ang buhay ko at iligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan. Sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak ko. Marami pang dakilang bagay ang gagawin mo at siguradong magtatagumpay ka. Pagkatapos, umalis si David at umuwi naman si Saul. Si David kasama ng mga Filisteo. Ika-27 kabanata. Nasabi ni David sa kanyang sarili, darating ang panahon na papatayin ako ni Saul. Mabuti pang tumakas ako papunta sa lupain ng mga Filisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya. Kaya pumunta si David at ang 600 niyang tauhan kay Haring Akish ng Gat na anak ni Maok.
Doon sila tumira sa Gat sa pangangalaga ni Achish kasama ang kanika nilang pamilya. Dinala ni David ang dalawa niyang asawa na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas si David at pumunta sa Gat, hindi na niya ito hinanap. Isang araw, sinabi ni David kay Achish, "Kung naging mabuti po ako sa inyong paningin, maaari po bang sa isang bayan sa ibang lalawigan kami tumira? Hindi po kasi kami nararapat tumira rito sa lungsod na tinitirahan ninyo bilang hari." Kaya ng araw na iyon, ibinigay sa kanya ni Achish ang lugar ng Ziklag. Kaya hanggang ngayon, sakop ito ng mga hari ng Huda. Tumira si David sa teritoryo ng mga Filisteo sa loob ng 1 taon at 4 buwan. Nang panahong iyon, sinalakay ni David at ng mga tauhan niya ang mga Geshureyo, Gisrita at mga Amalekita. Mula pa noong una, ang mga taong ito'y nakatira na sa lugar na malapit sa Shur, papuntang Ehipto. Kapag sumasalakay sila David, pinapatay nila ang lahat ng lalaki at babae at kinukuha ang mga tupa, baka, asno, kamelyo at pati na rin ang mga damit. Pagkatapos, bumabalik sila kay Achish. Kapag itinatanong ni Achish kung saan sila sumalakay ng araw na iyon, sinasabi nilang sinalakay nila ang Negev sa Huda o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Jerameelita o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Kineyo. Pinapatay ni na David ang lahat ng lalaki at babae para walang makarating sa Gat at sabihin kung ano talaga ang ginawa nila. Ito ang madalas niyang ginagawa habang naroon siya sa teritoryo ng mga Filisteo. Pinagkakatiwalaan ni Achish si David. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Natitiyak kong kinamumuhian na si David ng mga kapwa niya Israelita, kaya habang buhay na siyang maglilingkod sa akin." Si Saul at ang mangkukulam sa Endor. Ika-28 kabanata. Nang mga panahong iyon, tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila at naghanda sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Sinabi ni Achish kay David, "Kailangang sumama ka at ang mga tauhan mo sa amin para makipaglaban." Sinabi ni David, "Magaling, makikita ninyo ngayon kung ano ang magagawa ko na inyong lingkod." Sumagot si Achish, "Mabuti! Gagawin kitang personal na tagapagbantay ko habang buhay." Patay na noon si Samuel. Nang mamatay siya, nalungkot at nagluksa ang buong Israel sa kanya. At inilibing siya sa kanyang bayan sa Rama. At pinaalis na ni Saul ang mga espiritista sa Israel. Nagkampo ang mga Filisteo sa Shunem. At si Saul naman at ang buong hukbo ng Israel ay sa Gilboa. Nang makita ni Saul ang mga sundalo ng mga Filisteo, pinagharian siya ng matinding takot. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang nararapat niyang gawin. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon kahit sa pamamagitan ng panaginip o sa mga propeta o kahit sa anumang paraan. Pagkatapos sinabi ni Saul sa kanyang alipin, "Ihanap mo ako ng babaeng espiritista na maaari kong pagtanungan." Sumagot ang kanyang alipin, "Mayroon po sa Endor." Kaya nagpanggap si Saul sa pamamagitan ng pagsusuot ng ordinaryong damit sa halip na ang magara niyang damit. Kinagabihan, pinuntahan niya ang babae kasama ang dalawa niyang tauhan. Pagdating nila, sinabi ni Saul sa babae, "Gusto ko makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao." Sinabi ng babae sa kanya, "Ano? Gusto mo bang mamatay ako? Alam mo naman siguro kung ano ang ginawa ni Saul. Pinaalis niya sa Israel ang lahat ng espiritista at ang mga manghuhula. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay ko." Sumumpa si Saul sa kanya sa pangalan ng buhay na Panginoon na hindi siya mapaparusahan sa gagawin niya. Nang bandang huli, sinabi ng babae, "Sino ang kaluluwang gusto mong kausapin?" Sinabi ni Saul, "Tawagin mo si Samuel." Kaya tinawag ng babae si Samuel, at nang makita ng babae si Samuel, sumigaw siya ng malakas at sinabi niya kay Saul, "Niloko niyo po ako. Kayo po si Saul." Sinabi ni Saul, "Huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo?" Sumagot ang babae, "Nakita ko po ang isang kaluluwa na lumalabas galing sa lupa." Nagtanong si Saul, "Ano ba ang itsura niya?" Sumagot siya, "Isa pong matandang lalaki na nakabalabal."
Natiyak ni Saul na si Samuel iyon, kaya nagpatira pa siya bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo ako ginagambala sa pamamagitan ng pagtawag sa akin?" Sumagot si Saul, "Mayroon akong malaking problema. Sinasalakay kami ng mga Filisteo at tinalikuran na ako ng Diyos. Hindi na siya sumasagot sa pamamagitan man ng panaginip o ng mga propeta. Ipinatawag kita para sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin." Sinabi ni Samuel, "Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya? Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ko. Kinuha niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo Israelita na si David. Ginawa ito ng Panginoon sa iyo ngayon dahil hindi mo sinunod ang utos niyang iparanas ang kanyang galit sa lahat ng Amalekita. Bukas, ikaw at ang mga Israelita ay ibibigay ng Panginoon sa mga Filisteo at makakasama kita at ang iyong mga anak na lalaki sa lugar ng mga patay." Nang marinig ito ni Saul, natumbas siya at nasubsob sa lupa. Matindi ang takot niya sa sinabi ni Samuel. Hinang-hina rin siya sa gutom dahil hindi siya kumain buong araw at gabi. Nilapitan ng babae si Saul at nang makita niya na takot si Saul, sinabi niya, "Mahal na hari, tinupad ko na po ang ipinag-uutos ninyo sa akin kahit na alam kong nasa panganib ang buhay ko. Nakikiusap po akong pakinggan ninyo ang inyong lingkod. Bibigyan ko kayo ng pagkain para manumbalik ang inyong lakas at makapagpatuloy kayo sa inyong paglalakbay." Pero tumangging kumain si Saul. Tinulungan ng mga tauhan ni Saul ang babae sa pagpilit sa kanya para kumain at pumayag na rin siya. Tumayo siya mula sa lupa at naupo sa higaan. Kinatay agad ng babae ang pinapataba niyang guya, nagmasa ng harina at nagluto ng tinapay na walang pampaalsa. Inihain niya ang mga ito kay Saul at sa mga tauhan nito at kumain sila. Pagkatapos, umalis na rin sila ng gabing iyon. Bumalik si David sa Siklag, 29 na kabanata. Tinipon ng mga Filisteo ang lahat ng sundalo nila sa Afek at ang mga Israelita naman ay nagkampo sa may bukal ng Jezreel. Habang nagmamatsa papunta sa labanan ang mga pinuno ng mga Filisteo, kasama ang mga sundalo nilang nakagrupo ng 100,000, nakasunod naman kinaharing Akish sina David at ang kanyang mga tauhan. Pero nagtanong ang mga pinuno ng mga Filisteo kay Akish, "Ano ang ginagawa ng mga Hebreyong iyan dito?" Sumagot si Akish, "Ang taong iyan ay si David na opisyal ni Saul na hari ng Israel. Mahigit 1 taon ko na siyang kasama. At magmula noong tumakas siya kay Saul, hanggang ngayon wala akong nakitang masama na ginawa niya." Pero nagalit sa kanya ang mga pinuno ng mga Filisteo. Sinabi nila, "Pabalikin mo sila sa bayang ibinigay mo sa kanila. Hindi siya dapat sumama sa atin sa pakikipaglaban. Baka kapag nakikipaglaban na tayo, tayo ang patayin niya para mawala ang galit ng kanyang amo sa kanya. Hindi ba't siya ang pinarangalan ng mga babae sa Israel habang sumasayaw sila at umaawit ng 1,000 ang napatay ni Saul, 10,000 naman ang kay David?" Kaya tinawag ni Akish si David at sinabihan, "Nagsasabi ako ng totoo sa presensya ng Panginoon na buhay, na mapagkakatiwalaan ka. Kung sa akin lang gusto kong sumama ka sa pakikipaglaban ko, dahil mula pa noong araw na sumama ka sa akin hanggang ngayon, wala akong nakitang masama sa iyo. Pero walang tiwala sa iyo ang ibang pinuno. Kaya umuwi ka na lang. At huwag kang gagawa ng kahit anong hindi nila magugustuhan. Umuwi ka ng matiwasay." Tinanong siya ni David, "Ano po ba ang kasalanang nagawa ko mula nang sumama ako sa inyo hanggang ngayon, mahal na hari? Bakit hindi ako pwedeng sumamang makipaglaban sa mga kaaway ninyo?" Sumagot si Akish, "Alam ko na mabuti kang tao tulad ng isang anghel ng Diyos, pero ayaw kang isama ng aking mga commander sa labanan. Maaga kang bumangon bukas at umuwi ka kasama ang mga tauhan mo bago pa sumikat ang araw." Kaya maagang bumangon sina David at ang kanyang mga tauhan para bumalik sa lupain ng mga Filisteo. At pumunta naman ang hukbo ng mga Filisteo sa Jezreel. Sinalakay ni David ang mga Amalekita. 30 kabanata. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag ng 3rd araw.
sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Ziklag. Nilusob nila ang Ziklag at sinunog ito. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bata man o matanda. Walang pinatay kahit isa, pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Kaya sinabi ni David sa paring si Abiatar na anak ni Ahimelech, "Dalhin mo sa akin ang espesyal na damit ng pari." Dinala nga ito ni Abiatar sa kanya. Nagtanong si David sa Panginoon, "Hahabulin ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Matatalo ko po ba sila?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, habulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maililigtas mo ang mga bihag." Kaya lumakad si David kasama ang 600 niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Besor. Nagpaiwan doon ang 200 niyang tauhan dahil pagod na sila para tumawid pa sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang 400 niyang tauhan. Nakita ng ilang mga tauhan ni David ang isang Ehipsyo sa bukid. Dinala nila ito kay David at binigyan nila ng tubig at tinapay. Binigyan din nila ang Ehipsyo ng kapirasong tuyong igos at 2 tumpok ng pasas. Dahil 3 araw na siyang hindi kumakain ni umiinom. Pagkatapos niyang kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. Tinanong siya ni David, "Sino ang amo mo? Taga saan ka?" Sumagot siya, "Isa po akong Ehipsyo at alipin ng isang Amalekita. Iniwan ako ng amo ko. 3 araw na po ang nakakaraan dahil nagkasakit ako. Bigla po naming sinalakay ang mga Kereteyo sa Negev, sa lupain ng Huda, at ganoon din ang katimugang bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga angkan ni Caleb. Sinunog din po namin ang Ziklag." Nagtanong si David sa kanya, "Masasamahan mo ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin?" Sumagot siya, "Opo, kung maipapangako nyo sa pangalan ng Diyos na hindi nyo ako papatayin o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko po kayo sa kanila." Kaya sinamahan ng Ehipsyo sina David sa mga Amalekita. Doon, nadatnan nila ang mga Amalekitang nakakalat na kumakain, umiinom, at nagkakasayahan dahil marami silang nasamsam sa lupain ng mga Filisteo at Huda. Sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga Amalekita, maliban sa 400 kabataang lalaki na sumakay sa kamelyo nila at tumakas. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila ng mga Amalekita, pati ang 2 niyang asawa. Walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae, o kahit ano sa mga nakuha ng mga Amalekita. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos nakuha rin niya ang lahat ng tupa at baka at pinauna ng mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan ng iba pang mga hayop habang sinasabi, "Ito ang mga samsam para kay David." Nang makarating na sina David sa lambak ng Besor, sinalubong sila ng 200 niyang tauhan na hindi nakasama dahil sa sobrang pagod. Lumapit sina David sa kanila at binati niya ang mga ito. Pero may masasama at walang silbing mga tauhan na nagsabi, "Hindi sila dapat bigyan ng bahagi ng mga nasamsam natin sa Amalekita dahil hindi naman sila sumama sa atin. Kunin na lang nila ang mga asawa at anak nila at umalis na sila." Sumagot si David, "Mga kapatid, hindi tama iyan. Huwag ninyong ipagdamot ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Iningatan niya tayo at tinulungang magtagumpay sa ating mga kaaway. Sino sa tingin ninyo ang makikinig sa inyo? Dapat bigyan ng lahat. Pareho lang ang bahagi ng mga nagpaiwan para magbantay sa kagamitan at ng mga sumama sa labanan." Ang tuntuning ito ay ginawa ni David para sundin ang mga Israelita at ipinapatupad pa rin ito hanggang ngayon. Nang dumating sila sa Ziklag, pinadalhan niya ng ilang bahagi ng mga nasamsam nila ang mga kaibigan niyang tagapamahala ng Huda. Kasama ang mensaheng, "Ito ang regalo ko sa inyo
galing sa mga nasamsam namin sa mga kaaway ng Panginoon. Ipinadala ang mga ito sa mga sumusunod na bayan: Bethel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Rakal, sa mga bayan ng mga Jerameelita at mga Kineyo, sa Horma, Bor Ashan, Atak, Hebron, at iba pang mga lupain na kanilang napuntahan. Ang kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak. 31 kabanata. Nakipaglaban ang mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila ay nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malchishua. Matindi ang labanan ni Saul at ng mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubhang na sugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, "Bunutin mo ang iyong espada at patayin ako, dahil kung hindi, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos ang papatay sa akin at pagtatawanan pa nila ako." Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya. Kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay sa tabi ni Saul. Kaya ng araw na iyon, namatay si Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang tagapagdala niya ng armas, at ang lahat ng tauhan niya. Nakita ng mga Israelitang nakatira sa kabilang bahagi ng lambak ng Jezreel at sa kabilang ilog ng Jordan ang pagtakas ng mga sundalong Israelita at pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Kaya iniwan nila ang kani-kanilang bayan at nagsitakas. Dahil doon, pinasok at tinirhan ng mga Filisteo ang mga bayan ito. Kinabukasan, nang pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang tatlong anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos nito, nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Filisteo para ibalita sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan at mga kababayan ang kamatayan ni Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng diyosa nilang si Ashtoreth at isinabit ang bangkay nito sa pader ng lungsod ng Bethshan. Nang mabalitaan ng mga taga Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, lumakad ang lahat ng matatapang nilang mandirigma ng buong gabi hanggang sa makarating sila sa Bethshan. Kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa pader ng Bethshan at dinala sa Jabes at sinunog ang mga ito roon. Pagkatapos, kinuha nila ang mga buto, inilibing sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes at nag-ayuno sila sa loob ng 7 araw.